Good morning. Good morning. Oh, magkamastahan muna tayo ha. Maya-maya na tayo mag-start ng konti. Mga 10 minutes after para yung mga ano, wala pa dito, at least mahabol nila yung ano natin. Pag-uusapan natin. Thank you so much sa tamsak. Yung iba busy sa pangingisda pa rin, no? Pero at least ano na, talagang nagtsatsaga na. Ako kaninang umaga, wala akong ibang ginawa kundi tambayan yung mga ano, yung mga nagbigay ng baka sa akin kahapon. Tinambayan ko rin sila para ano. Share na. Share muna natin yung live natin sa mga ano, sa mga friendship natin. Para maraming makarinig sa magandang balita. Uy, nice blouse. Nice blouse ba, te? Ayan. Ay, ipaluap pa dahil ako si Rima, te, kung nakagawas na to. Hello, Bravo Bikers! Oh, thank you so much sa thumbsack. Thank you, guys! Hintayin muna natin yung mga iba nating mga friendship, ha? Para, ano? Hello, George Talent Kadaldal TV. Ayan. Ayan, oh, George, oh, para sa'yo yan. Ang ano, ang dami nating pag-uusapan ngayon, pero sisikapin kong maipaliwanag sa inyong lahat ng ano, na 1 hour. Tapos, yung remaining, kasi siguro mga 2 hours lang yung ano natin ngayon. Sorry. 2 hours yung live, yung LS natin. Yung isang oras, gagamitin natin yon sa, ano, sa explanation. Tapos, yung 1 hour, kung may mga questions kayo, kung ano yung gusto ninyong hindi maliwanag masyado, ganyan, yun naman yung time natin para mag, ano, mag question and answer portion. Q&A.
What? 200 watching hours? Wala naman akong ganon, George. Talent ka daldal. Ikaw talaga. Bakit ilang hours na ba yung ano mo? Ilang WH na ba mayroon ka? Okay. Nandoon ka ba sa GC natin, George? Nandoon ka sa GC? Nandoon ka sa GC? Hala, anong nangyayari sa buhok ko? Parang hindi nakasuklay. Sandali lang, guys, ha? Huwag muna ako ng ano. Para akong nasa, ano, para akong nasa jungle. Ah, yan na lang yung kulang mo. Ay, bakit wala ka? Dapat nandoon ka sa GC para makahingi ka ng, ano, ng tulong sa ating mga minamahal doon. Hello, Dagancelong, Jovelyn. Ayan, mega-mega shoutout sa Team Banana. May bago na akong team ngayon. Pangatlong team. Kasi, sabi nila, the more na maraming team, mas maganda. Basta, gawin lang natin yung responsibility din natin sa bawat isa, di ba? Walang problema. Kaya, mayroon akong isang bagong team ngayon. Team Banana. Di mo makita yung FB ko, George? Type mo, Cherilyn Visconti. Ito, oh, ito yung FB ko, oh. Wait, ha. Yan, dapat guys, yung pag-uusapan natin ngayon ay marinig ninyo lahat, ha? I mean, dapat wala kayong ma-miss. Or pwede rin naman kayong mag-replay. Pero yun nga lang, pag-replay, syempre, kung may tanong kayo, di na masasagot ka agad. Kaya maganda yung ano, yung nasa live, yung nandito kayo sa LS, para at least kung may tanong kayo, masasagot din natin kaagad. Kasi pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa iba't ibang klase ng visa na pwedeng ibigay sa atin ng Japan. From tourist to ano, to permanent residency. Lahat po ng klase ng visa ay pwedeng mag-grant ng ano, ng permanent residency dito sa Japan. Kaya 'wag mawala ng pag-asa. Yun nga lang, may tamang proseso talaga kasi medyo strict. Medyo strict ang ano, ang Japanese government pagdating sa pagbibigay ng ano, ng visa. Sandali lang guys ha. In-add mo na ba ako, George Talent Kadaldal TV? Na-add mo na ako? Ikaw ba yan si George Rosana? Ikaw yan si George Rosana? Ano, George Kadaldal? Ay, okay, sige. Accept kita now para at least ma-ano ka, updated ka sa ating mga, ano, wait ha, George. George Rosana. Ayan. Accept na kita, George Rosana. Tapos add kita dito sa ano. Guys, kung i-add niyo ako sa FB, guys, mag-PM kayo, guys, ha? Kasi yung iba, guys, ang daming nag-a-add sa FB. Eh, hindi ko alam kung ano ba yun sila, bakit nila ako ina-add. Kaya dapat may PM kayo kung, kunyari,
si George Talent Kadaldal TV, ganyan. Inad niya ako sa FB. Kailangan malaman ko na siya si George Talent Kadaldal TV. Ha? Para at least, ano, kasi alam niyo, ang dami-dami kasing nagpapa-add dito. Eh, hindi ko naman alam. I mean, hindi ko ina-accept lahat. Kasi syempre, di ba, baka mamaya kung ano-ano lang yung sadya nila, di ba, ay di, patay naman ako. Kaya hindi pwede. Kailangan, George, saan? Ayan, na-add na kita sa ano, George. Ayan, guys. Wait, ha? Kasi may mga nag-aano dito. Tapos mayroon pa talagang Indian. Na panay tawag sa akin. Kasi ano din yun siya? YouTuber din siya, yung Indian na yun. Tapos, panay tawag niya sa akin, nakailang miss call siya, siguro mga 10. Tapos di, sabi ko, dapat kausapin ko na lang siya para at least, di ba, matigil din yung tawag niya. Alam mo nung kinausap ko siya, hindi naman pala siya marunong mag-English. O di, kung ano-anong sinasabi niya, di ko maintindihan. Kaya ayun, binlock ko. Binlock ko siya. Sabi ko, buti nga sa'yo. Tawag ng tawag, di naman, alam naman niyang, hindi ako Indian, di ba? Tapos, tawag ng tawag. Anong akala niya sa akin? Mamajikin ko yung ano, na maintindihan ko yung sinasabi niya. Alam ko namang gusto lang niyang mangisda. Kasi twice siyang nandito sa LS natin nung nakaraan. Gustong-gusto niyang mangisda. Alam kong yun lang yung sadya niya. Pero kasi nga ngayon, hindi na tayo ganun, di ba, yung naglalapag ganun. Kaya, ayun. Eh, hindi ko naman maipaliwanag sa kanya kasi syempre hindi siya hindi niya ako naiintindihan, hindi ko rin siya maintindihan. Oh, sige, Jinggay Love. Tinambayan ko yung bahay mo kanina, Jinggay Love. Tinambayan ko. Yung mga nakikita ko kasi mga yung nagbabakas doon sa mga mga palabas ko. Ano ko yun, nire-review ko siya. Tapos, pagka i-aanuhin ko, bibisitahin ko yung bahay nila. Kaya sana, ganun din kayo sa akin, ha? Ang taba-taba ko na talaga, oh, grabe. Sobrang taba na ako, guys. Thank you, Wagamama Forever. Nasa trabaho ka ngayon. Ayan, ano na bang nangyayari dito? Ah, lunch break? Okay. Oo nga, ganun nga dapat. Kaso, yung iba kasi, syempre, busy. Oo, give and take nga lang. Oo, ganun nga. Yung iba kasi busy, kaya ano? Yung iba kasi busy, kaya ano? Yung iba kasi... Ayan, interested ba kayo sa topic natin ngayon? Are you interested?
Ay, work ka din. George Talent ka, Daldal TV. Oh, sige, di bali. Ay, mayroon. Ayan, oh. Ayan. Para sa inyong dalawa ni Dar Vlogs yan. Ayan, dagdagan natin, oh. Uy, huwag kang mawa forever. Sali ka sa ano, sa Team Banana. Ayan na si Dar Vlogs. Sumali na ako sa Team Banana nila. Ha, ha, ha. Ayan, alam kong mga break time nyo lang ngayon. Kaya, it's okay. Ngayon, kung gusto nyong ano, sinong mga nandun? Ayan, si Dar Vlogs. Friend na kayo, di ba? Ni Dar Vlogs. Uy, tagapanabo sila tanan, halos. Pero may naay na sa Kuwait. Kuwait, sa Japan din, si Harumi. Si Harumi, nasa Japan. Tapos, ano yun, Team Banana yun, si Harumi. Tapos yan, si Dar Vlogs. Tapos na ako yung nasa Kuwait. Tapos mayroon ding nasa Panabo. Basta yung Team Banana, Panabo siya. Kaya nga, may nagsabi kasi sa akin na mas madami daw, ano, mas madaming team, mas maganda. Oo nga, ang mahal nga nung bulaklak doon kina Princess, no? Ang mahal nung bulaklak doon sa kanila. Parang mas mahal pa yata dito sa Japan, no? Wagamama forever. Saan sa Pinas? Sa Panabo. Sa Panabo yon, Princess. Ang Team Banana. Pero may mga rules and regulations sila. Kailangan gawin natin yung ano natin, yung due. What is due? Oo, kailangan, shout out daw, sabi ni Dar Vlogs. Dar Vlogs, pag wala kay biyahe, tuduy kog ano ha. Kato kong gingon sa imo ha. Ha? Pag available ka. Pag wala kay travel. Ayan. Ayan daw, paa daw si Wagamama Forever, oh. Unsay rules, kailangan mag, ano ka, mag-participate ka sa mga LS. Tapos, kung di ka makaparticipate, dapat na kay time na mag-replay or mag, ano, basta, ano, na ay ano dito, na ay, na sila isend sa Emoha, na kuan, na, murag house rules, ano. Send ako sa imuha niya. Ay, hindi. Si Dar Vlogs na lang mag-send sa imuha kung paanuhan ka niya. Kung i-appel ka niya. Hello, yun ni Gracie 23. Good morning. Ayan. Si yun ni Gracie 23 kasi ano siya, interested siya sa ano, sa Japanese ano, visa. Okay, sige, isend sana ako sa imo para ma-check nimo. Interested si Uni Gracie 23. Actually, madaming visa ang Japan na ano, na pwede nating ma-applyan. Yan. Medyo strict sila, pero kung talagang gusto natin or gugustuhin natin, why not? Kayang-kaya naman kung gugustuhin. Di ba? O, ilan kayong nandyan na? O, ano, gusto nyo? Start na tayo? Kasi mayroon akong i-discuss na, ano, na... yes, marami my TV. TV ba yung ano mo? Pangalan mo? Paano ba i-pronounce yan? My TV? My TV. Okay. Ano, Francis Akamo, silingan mi ni Wagamama Forever.
sa Davao, sa Panabo, and ano mi, kanang buntot-buntot ming duha. Si Darvlogs naman, kabatch na ko siya sa high school. Batchmate sa high school, si Darvlogs. Tapos yung mga ibang member doon, I don't know kung, basta di, kagabi ilang ko nila, kagabi ilang ko nagpaano sa ilang eh, nagpa-member. Kaya wala namang bayad yung member, hindi, walang bayad, free. And then basta gawin lang yung ano, yung kung ano yung dapat gawin na yung rules. Okay. So mayroong ano, sige mag-start na tayo guys, no? Tapos yung iba kung late sila, di replay na lang nila, no? Replay na lang nila kasi ano lang tayo ngayon, 2 hours lang tayo ngayon. As much as possible, 2 hours na lang kasi ano naman, kumbaga, di ba? Alam nyo na yung reason. Itong sasabihin ko sa inyo guys is some of it is ano, word of mouth or na-experience na ng mga iba nating kababayan na nandito. And then some of it is from Japanese immigration. Yung ano ba, yung info, yung information. And then yung iba naman is mga experience ko at sa mga kaibigan ko. Yun nga yung word of ano, mouth. Ganyan. Ah, may pasok ka, Shinbaya. Sige, don't, ano, it's okay. I-replay mo na lang mamaya, ha? I-replay mo na lang para at least may ano ka, may knowledge ka. Malay natin kung gustuhin mo rin pumunta dito sa Japan. Okay? First na pag-uusapan natin is yung tungkol sa tourist visa. So yung tourist visa ng Japan is yun yung pinakamadaling, pinaka the easiest way kung gusto mong makarating ng Japan, yung tourist visa. Nga lang, ang tourist visa kasi, ang purpose nun is mamamasyal ka lang. So, kung tayo, mamamasyal lang tayo sa Japan, yun, tourist visa. So, tourist visa can be acquired even without guarantor. How? Kailangan may pera ka sa bank at least 150,000 sa bangko. Para magkaroon ka ng yung letter of guarantee na isasubmit mo sa ano, sa immigration, Japanese immigration or sa mga agency. Pero ngayon, dati-dati kasi sa immigration talaga. Pero ngayon kasi may mga yes. Show money, not letter of guarantee, I'm sorry. Thank you, Princess. yung letter of guarantee, ano pala yun? Ah, my. Mali. Sorry, guys. Yung letter of guarantee pala, yun pala yung ibibigay ng banko pag naglo-loan tayo. Kunyari, may bibigyan tayong property. Letter of guarantee ang tawag doon. Pero yung ano pala, yung sinasabi ko sa inyo is, ano, show money. Show money yung tawag doon. Ilalagay natin sa bank para makakuha tayo ng bank certificate na nagpapatunay na may pera nga tayo sa bangko. Yun yung isasubmit natin kasama ng mga documents natin sa agency na nagkikater ng mga tourist visa, ganyan. Sa Davao, yung kapatid ko kasi nag-tourist siya dito. Pero hindi ko siya, ano, hindi siya, wala siyang guarantor. Sarili lang talaga niya yung nag-apply siya. Sa Ecoland, yung ano, yung agency na nagpo-process ng for tourist visa. Ayun. Yung requirements sa tourist visa is kailangan mong magkaroon ng travel itinerary na kung saan may format yung ano noon, ang mga agency, may form sila na yun yung ipi-fill up mo na isasubmit sa kanila. So, travel itinerary. Like for example, 2 weeks yung hinihingi mong ano, yung tourist visa na i-grant sa iyo is ano, yung pagstay mo dito sa Japan is 2 weeks. 2 weeks yung gusto mo. So, sa loob ng sa 2 weeks na 'yon, dapat may itinerary ka every day.
Like for example, kung December 1, yung dating mo dito sa Japan. So, ilagay mo na yung doon kung ano yung gagawin mo sa December 1. And then, pagdating mo dito, kung saan kang hotel magstay, magbubook ka na rin ng hotel dito sa Japan. So, kasama yon. Magbubook ka na ng hotel, ilagay mo yung name ng hotel, pati yung booking ano mo, reference mo na doon ka nakastay. Ilagay mo, isama mo sa ano mo sa itinerary. So every day 'yon, sa loob ng 14 days dapat may travel itinerary ka. And then yung form naman na fill up natin sa ating tourist visa ay makukuha natin 'yon sa agency na kung saan doon tayo mag-a-apply. So wala silang masyadong ano, syempre yung valid passport, yung dapat 6 months yung validity nung ano mo ng passport mo bago ma-expire. Syempre kasama yon at saka yung mga valid IDs, ganyan. Pero yung pinaka-importante is yung passport. Na kailangan valid siya for 6 months. Yon. Tapos Yun lang yung pinaka ano talaga ng tourist. Mga mahalagang requirements pag nag-apply tayo ng tourist visa dito sa Japan. So kahit wala kang guarantor or walang tatanggap sa dito. Kasi kapag ka may guarantor ka, like for example, yung kapatid ko pupunta siya dito. So pwedeng i-guarantor ko siya na ako lahat, gagawa ako ng letter na ako lahat yung gagasto sa kanya para makapunta. Yes, kailangan ng agency, Princess Takamos, kailangan ng agency talaga. Hindi pwedeng wala, kailangan talaga may agency kasi ang Japanese immigration ngayon, or Japanese embassy sa Pilipinas, inaano nila, parang nakikipag-connect sila sa mga agencies. Anong tawag dyan? Yung nire-register nila yung agency na accredited, I'm sorry. Mayroon silang mga accredited agency sa Pilipinas, ang Japanese Embassy. Kaya yung agency na yon, sila na yung mag-a-arrange ng mga documents natin para i-submit sa Japan Embassy. 'Yon. Tapos 'di ba may travel itinerary ka na, oh ito, may ano ka na, may show money ka na, may bank certificate ka na, may travel itinerary ka na, mayroon ka nang nakabook na. Anyway, yung hotel naman kasi hindi mo naman babayaran 'yan. 'Di ba may mga hotel na ano na saka mo na lang bayaran pag nag-stay ka na. So kailangan mo talagang mag-book kasi doon sa itinerary ilalagay mo yung address ng hotel na kung saan ka titira pagdating mo dito sa Japan. 'Yon. Kaya importante 'yon. And then yung ticket. Yung ticket. Kailangan may round trip ticket ka, hindi pwedeng one way lang. Kailangan round trip. So, yun yung mga requirements pag tourist visa. So, bakit ko sinabi na pwede kayong maka-acquire ng still, pwede kayong maka-acquire ng Japanese residency kahit mag-tourist lang kayo. Ito naman kasi very ano to, parang ano siya, napaka ano, malay natin, makatagpo kayo ng Japanese, di ba? Tapos pakasalan kayo kung dalaga or binata. O di pwede pa rin kayong magkaroon ng ano, Japanese residency. Tama ba ako? Although, hindi talaga siya realistic. Pero may mga ganon na mga nagtuturist dito and then nakatagpo sila ng mga Hapon or Japanese na nagkagusto sa kanila. Ayan, tapos nagpakasal. So, pwede silang maano dito, pwede silang madala. Kasi nga, syempre pag pinakasalan sila ng Hapon, o di magkakaroon sila ng chance na magkaroon ng visa as spouse of Japanese national, 'di ba? Shout out alagad ni Pokimo. Paano ba magka-jowa ng Hapon?
Mag-ano ka muna dito, my TV? Yes, kailangan ng round trip ticket. Kasi yun ang titingnan nyo ng ano, titingnan nyo ng Japanese immigration upon entering ha, yung papasok na tayo ng immigration. Yun talaga ang ano, pwede kang ma-deny kahit sabihin pa natin na guys, kahit sabihin pa natin na grant ka na ng Japanese Embassy ng tourist visa, pagdating sa Japanese immigration, yung nasa airport ka na, pwede ka pa rin nilang i-deny kapag ka incomplete documents ka or hindi mo nasasagot ng tama yung mga katanungan nila. Kaya kailangan consistent ka sa iyong mga, i-master mo yung iyong travel itinerary, ganyan. I-master mo talaga yon. Or kung may guarantor ka, kailangan yung details ng guarantor mo, kailangan detail, ano din yon, memoryado mo. Kagaya nung sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko, pinapunta ko dito as tourist. Ngayon, syempre ako, kami ng asawa ko yung guarantor. Eh, kailangan memoryado mo yung address kung saan ka pupunta. For example, papunta siya sa akin, di ba? Kasi kapatid ko siya. So, dapat alam niya yung address ko at saka yung cellphone number ko. At saka yung buong pangalan ko. Ibig sabihin, dapat kilalang kilala niya ako. Ganon. Kapag ka, ano, kasi tatanungin ka sa immigration yung whereabouts ng iyong, ano, ng iyong guarantor. Yun naman sa may mga guarantor. Pero sa walang mga guarantor, yung talagang ano sila, yung travel itinerary at saka yung hotel na pupuntahan nila, ganun, dapat kabisado nila yon. At saka yung inilagay nila sa application form, dapat kabisado din nila. Wag silang maglagay ng wrong information kasi pag wrong, pag tinanong ka, nakalimutan mo, edi wala na, patay na. Sayang naman yung ticket. So, yun yung ano, yun yung para sa tourist visa. O, may tanong kayo tungkol sa tourist visa bago ako mag-proceed sa trainee or student visa. Baka may gusto kayong itanong. Oh, yes, Princess Akamos, walang problema, lalong-lalo na kapag stable yung iyong, ano, mayroon kang financial, ano, yung tinatawag na financial capable ka financially, sorry, na mag-tour. Kagaya namin, 'di ba, mayroon kaming ano, permanent resident na kami dito sa Japan. Kung gusto naming mag-tour sa iba't ibang bansa, walang magiging problema kasi mataas yung ano ng Japan. Kumbaga yung economy, yung status nila sa mundo mataas. Kaya ano, si Princess Akamos kasi from Singapore siya. Kaya medyo mataas din ang ano, level ng economy ng Singapore. Kaya ano, possible na ano na mag-grant yung kanilang tourist visa. Lalo na may pera sila sa bangko. Kasi tinitingnan talaga yan ng embassy kung kaya mong ma-sustain yung gastos dito sa Japan habang nakastay ka dito. Kasi mahal po yung ano dito, yung travel expenses, yung food. Ang food, pwede namang kumain sa mga convenience store lang or yung mga mumurahin dito like Sukiya, yung mga Yoshinoya, ganyan. Pwedeng kumain ng mga ganon. May mga pagkain dito na nabibili mo lang sa, like for example, sa Pilipinas is yung isang kainan is nasa 150 pesos or 120, yung parang nasa Pilipinas ka lang. Oo, may mga ganon. Tapos yung mga onigiri na nabibili sa convenience store, which is ang value sa Pilipinas ay nasa 45 pesos, ganyan. So, kayang-kaya yung ano, yung food. Ang hindi kaya is yung ano, I mean, kung alanganin yung budget, yung travel expenses. Kasi mahal yung mga Shinkansen. Like for example, kung pupunta ka dito sa Hiroshima and then gusto mong pumunta ng Tokyo or Osaka or somewhere, yung Shinkansen, medyo mahal. Pricey siya. Pero may mga offer din naman ang mga ano dito, ang mga yung kagaya ng
JR, JR Pass, ganyan na. Kapag ka-tourist ka, pero i-book mo na siya, i-book mo na siya, yung ano, rail pass na tinatawag. Habang nasa, like for example, kay Princess, nasa Singapore sila, habang nasa Singapore pa lang siya, ano na niya, i-book na niya yung ano, oh yes, oh affordable, yes. Tama si Wagamama Forever. Bus is affordable, but kung yung plan nating pumunta sa, like for example, from Tokyo to Nagoya, pwede namang bus, yung one night, yun nga lang, medyo ano siya, parang nakakapagod masyado. Oo, kasi syempre yung bus, isang gabi talaga yun, so nasa bus ka lang. Pwede, pwede siya. Affordable siya yung bus, Tokyo to Nagoya, yung price niya is nasa ano lang siya, nasa 3,000 pesos. Nasa 3,000 pesos, guys. Like for example, kung pupunta kayo ng Tokyo Disneyland, tapos gusto nyo rin mapuntahan yung iChicken or yung Nagoya, ganyan. Marami ding mga magagandang ano, magagandang spot na nasa Nagoya. Pero yung lagi talagang, yung dinadayo talaga ng mga tourist ay ang Osaka. Ayan, Kyoto. Kyoto, tapos ayan yung Universal Studio, tapos nasa Osaka yon ang Universal Studio. Tapos ang Tokyo, Tokyo Disneyland naman. At saka yung Mount Fuji, ganyan. Oo. At ang pinakamainam na, isali ko na rin, ang pinakamainam na pagpunta dito sa Japan ay yung month of March, March, April, or February, February to April. Kasi yung ano na yan, yung ang ano niyan, yung ang klima niyan ay hindi masyadong malamig at hindi rin masyadong mainit. At saka yan yung ano, yan yung March kasi, March to April kasi is yan yung sa sakura, yung sakura dito sa Japan. O yan yung month ng ano, nung sakura, ano, cherry blossom. Yung March to April. O bakit ko sinasa, ang duration ng sakura is nasa ano lang siya, nasa mga nasa ano, 1 week. Yung kanyang pag-bloom talaga, 1 week lang yon. Pag dinaanan na ng ulan yon, wala na, nalalaglag na yung mga bulaklak niya. Kaya kung gusto niyong pumunta dito sa Japan as tourist, na gusto ninyong ma-witness yung sakura, kailangan ninyong mag-research. Like for example, Tokyo. I-research ninyo siya kung anong exact date ng sakura sa Tokyo, ay sa ano, sorry, sa Osaka or sa Kyoto. Kung ano yung exact date para yung travel ninyo matapat talaga siya. Kasi pag na-late kayo ng konti, ganyan, or hindi exact, talagang ano siya, talagang wala na, sayang. Anong cut, Francis? Chat? Ano yan? Mura? Mura ba yung sinasabi? Ah, si Kat. Ah, depende yan sa ano, Princess. Kasi, di ba parang Singapore or Philippines, mayroong mga 5-star hotel, may mga 3-star, 2-star, ganyan. Depende yan kung ano yung gusto mong, ano, kung magkano yung budget mo para sa hotel. Sa Tokyo kasi, yung Sheraton Hotel. According sa mga taga-Tokyo, ang Sheraton Hotel daw, yung sa mismong ano talaga, yung sa city, Sheraton Hotel daw yung pinakasikat. Sab kasi daw, yun daw yung may pinakamagandang ano, bed. Sabi. Ewan ko lang kung ano, kasi nakapag-check-in na ako sa Sheraton Hotel at saka sa ano, sa Prince. Parang wala naman akong nararamdaman na ano, na kakaiba. Kaya siguro sabi nila kasi yun daw yung pinakamahal, yung isang gabi niya is nasa ano, nasa 38,000 yen ang Sheraton Hotel. Hindi ko alam kung Wagamama, itong si Wagamama Forever laging nasa ano to, laging nasa travel to. Siya yung nakakaalam diyan sa mga ano, sa mga sikat na hotel lalo na sa Tokyo. Kasi yung napuntahan ko lang na hotel sa Tokyo kasi is Sheraton lang at saka Prince.
sa ano naman, sa Osaka naman is oh, Sheraton Hotel. Sheraton Hotel. Sheraton pa din. Yung ano, yung naanuhan ko sa ano. Pero maraming mga magagandang hotel dito sa Japan. Pag nag-search ka sa booking.com, makikita mo doon yung mga ano, yung mga hotel na pwede mong mapag-anuhan, makapag-check-in sa booking.com. Booking.com ako nagbo-booking dati eh. Magkano sa peso? Yung 38,000 yen is nasa ano siya? Sa ngayon, siguro mga nasa 20. Wait lang. Kasi dati ano yung ano eh, 38,000 yen yung ano namin eh. Wait. Oh, mga nasa 18,000 pesos yung isang gabi. Ang Sheraton. Pero kapag ka doon ka sa ano, doon ka sa Tokyo Disneyland na mga hotel, mas mahal doon, Princess. Kasi ang Tokyo Disneyland, mayroon ding hotel sa loob mismo. Yung hindi ka nalalabas, kasi nga, hindi mo siya kayang ikutin ng isang buong araw lang. Kaya kung gusto mong abutin ka ng halimbawa, gabi, ganyan, tapos kinabukasan uli, kasi dalawa yan, di ba, yung ano nga yun, Wagamama Forever? Ano yung hotel na malapit sa Tokyo Disneyland? Basta kapag ka, ano, kapag gusto ninyong pumunta ng Tokyo Disneyland, sa booking.com, doon kayo maghanap ng hotel na malapit lang sa vicinity ng Tokyo Disneyland. Kasi kung doon kayo magstay sa pinaka, sa loob talaga ng Tokyo Disneyland, pricey talaga siya. Kaya medyo manghihinayang ka rin. Pero kung sobra-sobra yung pera, why not? Diba? Mm-mm. Ang mayroon naman sa ano, ang mayroon sa oo, yan sa Manila, ano, Marina Bay, yan. Yan din yung pinakasikat na ano na hotel diyan sa Singapore, 'di ba, yung Marina Bay. No, yan yung pinakasikat diyan no sa ano Marina Bay. Princess. Ayun na nga. So, wala kayong tanong sa tourist na so, kasi ang tourist talaga, ano talaga yan eh, pang ano lang yan, pang, sabi nga nila, pang ano daw, pang mayaman lang. Kasi, syempre, alam mo na, pag nag-tourist ka sa isang bansa. Pero alam nyo guys, sa 2 weeks, kayang-kaya nyong ikutin ang Japan. Oo, yun yung nasa ibabaw ang pool. Marina Bay. Gusto kong pumunta din ng Singapore. Kaya Princess, i-ano mo din sa mag-live, mag-LS ka rin ng tungkol naman sa Singapore. Para at least kung sino yung gustong mag-ano, mag-travel sa Singapore, at least mayroon din kaming ano, di ba, background about Singapore. Ayan. So tapos na tayo sa tourist, guys. Magkano show money in need in peso? At least 150,000 pesos, the Igorot Dreamer. At least mayroon kang pera sa bangko na 150,000 pesos. Kung gusto mong mag-tourist dito sa Japan. Yung pinsan ng asawa ko, nag-tourist sila dito sa Japan. 10 days, gumastos sila, dalawa sila ha, mag-asawa, gumastos sila, hotel lahat, wala silang, hindi sila nag-stay sa kamag-anak or hotel lahat. Tapos, nag-Disneyland sila, tapos nag-Universal Studio, basta lahat ng ano, gumastos sila ng around 400,000 in 10 days. Ayan yung sabi niya sa akin. Di kami nakapagkita noon kasi nga busy-busy sila sa ano. Pero talagang na-enjoy nila yung stay nila. Yun nga lang, 400,000 daw yung naubos nila in 10 days. Ayan. So next tayo, doon naman tayo sa ano. Oh, of course, the Igorot Dreamer. Sige, go.
ano, sabihan mo ako, malay natin, nandito ako. Ah, baka nandito ako next year sa Sakura. Pagka naging okay na yung ano, naging okay na yung panahon. Kasi ngayon kasi ano pa eh. Alam nyo naman, di ba? Eh at least may ano na kayo, may advance info na kayo. Kung sakaling sino yung gustong mag-tourist, pwedeng-pwede. Pagka ano, pag naging okay na yung panahon. Ayun, guys. Next naman na pag-uusapan natin, guys, ay yung ano, yung trainee visa or student visa. Okay? So, sa mga trainee naman, mayroon din tayong mga ano, mga iba't ibang klase ng trainee or student visa. So, hindi po sila considered as working visa, guys. Ang trainee is not considered as ano, workers dito sa Japan. They are students. Students sila. So, kung sino yung mga interested na ano, interested na maka ano, anong tawag dito? Mag-apply as trainee, mayroon ding mga accredited agencies ang imbahada ng Japan. Hindi ako nabawasan birdsa. Hindi ako nabawasan ng saging. Actually, hindi na kasi ako nangingisda ng lapagan. Hindi na talaga, kasi sayang. At saka ano ko ngayon, alam nyo ba na si Lulu ay tinatago niya ako ngayon sa mga LS. Sa tuwing pumupunta ako, guys, ha? Ito nagtataka talaga ako. Sa tuwing pumupunta ako sa mga LS ngayon, hindi na ako nakikita, guys. Sino kaya yung nakakaalam dyan kung ano? Nang kung bakit hindi na ako nakikita. Darvlogs, nandyan ka pa, Darvlogs. Pag nangingisda ako ngayon ba? I mean, pumupunta ako sa LS, kay hindi na ako nakikita yung ano ko, yung main ko, hindi na nakikita ng mga host. Ayun na nga, sa training naman tayo ngayon. Sino yung gustong ano, mag-apply as trainee? So sa training naman, mayroong iba't ibang klase ng trainee, guys. Sa Mindanao, mayroon tayong ano doon, mayroon tayong mga accredited agency na nagpapapunta ng trainee dito sa Japan. Kagaya ng PMTC. Ang PMTC, mayroon silang office sa harap ng ano ng airport, ng Davao International Airport. May makikita ka diyan na office ng PMTC. Kaya pwede kayong pumunta doon para sa dagdag kaalaman kung interested kayo na maging ano, maging trainee as like for example yung mga welder ganyan. Pero guys, hindi po working ang visa nila, guys. Ano siya, student visa. Pero since yun nga, pagdating nila dito, pupunta sila sa agency. So, yung pinaka-agency ang magbibigay ng requirement sa kanila kung ano yung kailangan nila para makapunta sila dito. Sa Davao, PNTC lang yung alam ko. Pero sa Manila, maraming agency na mayroon, kagaya ng mga ng UNO, ng basta maraming agency, lalong-lalo na sa ano sa Batangas. Maraming mga agency diyan na nagpapaano sila, nagpapaalis ng mga trainee. So yung mga trainee, guys, hindi malaki yung sweldo or yung pera kasi anong tawag dito? Student kasi sila. Kumbaga student visa, kaya hindi malaki. Allowance lang yung tawag doon. Allowance, mayroon silang mga allowance na ano, na ibinibigay ng company dito para sa kanila. Kasi binibigyan sila ng time para pag-aralan ang Japanese language. So sa Pilipinas pa lang, habang nag-a-apply sila as trainee or student visa, pinag-aaralan na nila yung Japanese language.
So yung Japanese language, mayroon siyang ano, limang ano steps. In 5, in 4, in 3, in 2, at saka in 1. Yung in 1, yun yung pinaka-highest or pinaka-mahirap sa lahat. Yung in 5, yun yung basic hanggang in 4. Pero yung in 4, medyo mahirap na rin yun. Pero hanggang in 4, pwede na silang paalisin ng mga agency. Kagaya ng ano, kagaya ng PNTC sa ano, sa Davao. Ayun. Pagkarating ng yung usually yung mga trainee dito ay ano sila, yung visa nila is 3 years. Ngayon, after 3 years, pauuwiin na sila sa Pilipinas. Pero may chance silang makabalik kapag ka nire-request uli sila ng ano, ng agency nila or yung company na kung saan nagtatrabaho sila dito or nag-aaral sila dito. Pag i-request yan sila uli, like for example, maganda yung performance, madaling matuto, magaling makisama sa mga Japanese, sa mga kasama sa trabaho, ibig sabihin, maganda yung record nila, pwede silang i-request na pwedeng makabalik. Ngayon, pag nakabalik sila ng dito, pwede silang magkaroon, mag-grant ng 5 years na visa. Ang mga dating, yung tinatawag nila ng mga ex-trainee. Dati-rati, hindi na tumatanggap ang Japan ng ex-trainee. Pero ngayon, itong sa bagong ano nila, policy, kasi ang Japanese immigration kasi, pabago-bago yung mga ano nila, yung mga policy nila or requirements nila pagdating sa pag-a-apply ng visa. Kaya may bago silang inilabas, parang last year or last 2 years na pwede na lang tanggapin uli yung mga ex-trainee. Siguro na-realize nila na kapag ka-ex-trainee, may background na, so hindi na sila masyadong mahihirapan na ano, na yung i-train pa uli yung ano, yung mga ex-trainee nga na sinasabi. So kapag nakabalik sila dito, bibigyan uli sila ng panibagong 3 years. 3 years uli para mag-ano, pero medyo mataas na yung sweldo nila or yung allowance na ibibigay ng ano sa kanila. Pero still, hindi pa rin sila working visa. Student pa rin yung visa nila. Pagkatapos ng another 3 years, pag maganda pa rin yung record nila at okay pa din, pwede silang bumalik uli. Pwede silang magkaroon ng 5 years. So, iba na naman yung ano nila, yung visa nila. So, hanggang sa pag nagkaroon na sila ng time as ano, yung pag nagkaroon na sila ng kagaya ng mga engineers, kasi mayroon din tayong mga engineers visa dito na binibigyan ng Japanese government ng chance na magkaroon ng permanent residency. Kapag ka umabot sila ng 10 years dito sa Japan na hindi, kumbaga hindi umuwi sa Pilipinas. Walang uwian talaga guys, 10 years. Kapag ka hindi sila umuwi, yung mga engineers visa, hindi sila umuwi sa loob ng 10 years, pwede silang magkaroon ng permanent residency sa Japan. Kasi actually, ang permanent residency ng Japan ay pinagkakaloob lang ng Japanese government sa mga mayroong ano, Japanese blood, kagaya ng mga Nikijin. Or yung mga tatay nila Japanese, nanay Japanese, ganyan. Or yun nga, may Japanese blood. Yun lang yung binibigyan nila dati ng pagkakataon or chance na magkaroon ng permanent residency. Pero nitong mga huling ano na, nitong huling mga policies nila, kahit na yung mga engineers visa at saka yung mga teacher, ganyan, binibigyan na nila ng pagkakataon na makapag-apply as permanent resident dito sa Japan. Pero depende pa rin yun sa performance nila dito sa Japan at kung pumasa sila sa mga requirements na hinihingi ng Japanese government. Like for example, yung mga engineers visa, yung mga teacher. Kasi yung mga teacher guys, pwede rin silang mag-apply dito as
as English teacher. Pero yung hinahanap ng Japanese kasi is ano, native speaker. Kaya nga sabi namin, paano naman tayo magiging native speaker ng English? Eh, we are not Americans, di ba? Yung mga Americans lang naman at saka yung mga talagang yung mother tongue nila ay English. So sila lang yung parang nagkakaroon ng chance talaga na maging ano, native speaker. Pero sa ngayon, itong mga bago na, yung bagong ano yata, yung bagong prime minister ng Japan, parang nagkaroon siya ng interest sa mga English teachers na Filipino or Filipino English teachers. Kasi may nabasa akong news na gusto niyang mag-aral ng English sa Cebu. Oh guys, ha, take note. For the first time, guys, gustong mag-aral ng Prime Minister ng English sa Cebu. So, ibig sabihin, nagugustuhan niya yung mga English teacher na Filipino dito sa Japan. So, maganda yung performance ng ating mga English teacher dito sa Japan, guys. Kasi nakikita na ng Japanese government ngayon yung mga ano, napapansin na nila yung mga English teacher na mga Filipino. Kasi dati-rati may ano kasi may parang discrimination. Kapag ka Filipino ka tapos English teacher ka, parang iba yung dating, parang iba yung tingin nila, parang mababa yung tingin, ganyan, parang hindi kagaya talaga ng mga Americans, ganyan, mga British na talagang ano, talagang mataas yung ano nila, yung tingin nila. Pero ngayon, guys, nakikita ko parang gustong bigyan ng Japanese government ang ating mga ano, ang mga English teachers na pwedeng makarating ng Japan, guys. Kaya hintayin na lang natin yung tamang pagkakataon na lalo na yung mga ano, lalo na yung mga English teachers na or mga teachers na gustong makarating ng Japan, gustong mag-apply as English teacher, pwedeng-pwede na siya. Diba? O, yun. Ganun pa din yung requirements, guys, ng Japanese government. Pagdating sa ano, pagdating sa pag-apply ng permanent residency. Yung mga engineers, mga teachers, dapat hindi sila uuwi sa Pilipinas ng 10 years. Or kung may chance man na uuwi sila, like for example, hindi mga emergencies or kailangan talagang umuwi. Pero bihirang-bihira lang talaga. Like for example, yung isang kaibigan namin, kasama namin sa church, isa siyang engineer dito sa Japan, guys. Isa siyang engineer. Hindi talaga siya umuwi. Umuwi lang siya sa loob ng 10 taon na nandito siya sa Japan. Once lang siya umuwi nung ano, no, not once. Basta ilang, ano lang yung uwi niya. Siguro mabilang lang sa daliri yung uwi niya. Nung nagpakasal siya, nung, basta, naaalala ko yun lang yung uwi niya. Nung inabot siya ng 10 years, guys, granted yung permanent residency niya dito sa Japan. So, tuwang-tuwa siya, guys. Yung, ano, yung kaibigan namin na, ano, na permanent resident na siya ngayon. Kasi ang permanent resident kasi ng Japan is hindi na siya nawawala unless mayroon kang nilabag na rules ng immigration. Like for example, kung umuwi ka ng Pilipinas, like for example, ako permanent na ako, umuwi ako ng Pilipinas, tapos hindi ako kumuha ng re-entry. Sumubra ako ng 1 taon sa Pilipinas. Mawawala yung permanent residency ko. Why? Kasi lumabag ako sa kanilang ano, rules and regulations ng Japan immigration or Japanese government. Kaya kailangan talaga kahit permanent resident ka, maging maingat ka pa rin sa mga rules sa pagtupad sa Japan rules. Kagaya ng pagbabayad ng taxes. Ayan, isa din 'yan.
Para maging permanent resident ka, kailangan mong magbayad ng taxes. So ang Japan po ay napakaraming taxes. Kagaya ng mga health insurance, mga pension, mga road tax kung may sasakyan ka, mga ano pa ba? Income tax, residence tax, lahat 'yan bayaran mo kung ayaw mong mawala yung iyong permanent residency or kung gusto kung nag-a-apply ka pa lang, aspirant ka pa lang na mag-apply, kailangan mo talagang bayaran lahat ng taxes para mag-grant yung permanent residency mo. At kailangan mong magtrabaho ng ano? Halimbawa guys, umano na pala ako, I'm sorry, nahalo-halo na. O di, tapos na tayo sa trainee guys. Yun na nga ha, tapos na tayo sa trainee. Kung gusto nyong mag-apply as trainee, mayroon tayong accredited agencies sa Pilipinas na sila yung namamahala. Kasi kapag ka, ano, kapag ka trainee ka, hindi nga pala kailangan ng ano dito, na kailangan graduate ka ng mga course or ano, kahit high school graduate lang, eligible ka na matanggap as trainee. Provided na mapasa mo yung requirements na nire-require ng ano ng Japanese government, pero ang mag-set noon is yung agency na a-applyan natin. Halimbawa, yung PNTC, yung mga trainee na pinapapunta nila dito sa Japan, mostly mga welder or mga factory ano, mga factory workers. So, kailangan maano tayo, kumbaga doon sa agency na inapplyan natin, kailangan well-trained na tayo doon para pagpadala sa atin dito sa Japan, at least, ano na, kumbaga, okay na siya. Tapos, mayroon din palang chance yung mga caregivers, at saka yung mga, yung sa mga hotel, yung FBS, food beverages services. Oh, may chance din na makapunta dito, guys. Ang visa pa rin nila is student visa pa rin. Trainee pa rin yung dating nila. Or student visa. Sa Davao, mayroon tayong school na nagpapadala ng ano. Kung sino yung mga taga Davao dyan, or may mga kamag-anak kayo na very much interested para maging caregiver or magtrabaho sa mga factory as factory workers or sa mga restaurant. Ayan, mayroon tayong school sa Davao. Japanese. Wait lang guys ha. Munti ko nang makalimutan to. Ang may-ari nito guys ay aking kaibigan na ano, na Japanese. Nandito siya sa Hiroshima ngayon. Mayroon siyang school sa Davao. Ang kanyang school ay, yes, dapat talaga taxpayer pag mag-apply ng permanent residency dito, residency dito sa Japan. Wait lang guys ha. Pero as of now guys, sarado pa yung ano ngayon, yung school nila. Nang dahil sa alam nyo na yung pandemya. Ang pangalan ng school nila guys ay Sincere Japanese Skills Academy Incorporation. Sa mga gustong ano guys, ito yung pangalan, i-type ko dito ha. Yung school nila guys ay nasa likod ng S&R Matina. C
sincere Japanese skills academy. Ayan. Ang pangalan ng school nila ay Sincere Japanese Skills Academy Incorporation. Ang school located in at the back of S&R Matina along Maa Road. Maa Road siya. Hindi siya masyadong malayo. Basta likod lang siya ng ano, back lang talaga siya ng S&R Matina. Yung ano, yung school. Sincere Japanese Skills Academy Incorporation. So nag-o-offer po sila ng free tuition sa gustong mag-aral ng caregiving at saka FBS. So yung mga qualified sa caregiving is any courses na ano na natapos nyo. Kahit na anong course yung natapos nyo, pwede kayong mag-aral as caregiver. Yung FBS naman is yung may mga ano, yung nakapagtapos ng mga like hotel and restaurant management. Tapos yung mga, yung tungkol sa mga pagkain, at saka mga beverages, yan. Sa FBS naman. So dalawa ngayon yung ano, dalawa ngayon yung pwedeng makapag ano sa kanila. Ang gagawin nyo guys, punta lang kayo sa school and then i-interviewin kayo ni Ma'am Amy Kuno. Si Ma'am Amy Kuno, siya yung CEO guys. Siya yung CEO ng Sincere Japanese Skills Academy. Sa mga taga Cebu naman, mayroon din silang office sa Cebu. Mayroon din silang office sa Cebu. Ang Sincere or school sa Cebu, ang Sincere Japanese Skills Academy. So, napakaganda po ng ano ng layunin or goals or mission ni Ma'am Amy Kuno para sa mga Filipinos kasi gusto talaga niyang matulungan ang mga aspirants na gustong maging caregiver, gustong makapagtrabaho sa mga restaurant dito sa Japan. Yun nga lang, kailangang pag-aralan ang Japanese language. So doon sa kanyang school, pag-aaralan ninyo doon ang Japanese language sa kanyang school. So yun yung ano, yun yung pag-aaralan doon at saka yung kung paano ka. Mayroon na silang mga tie-up company dito sa Japan na anytime na gustong na makapasa kayo sa kanila at i-recommend kayo na para makapunta na dito sa Japan. Ano na kayo, ready na kayo. Mayroon silang mga tie-up company, ang Sincere Japanese Skills Academy Incorporation. Nag-close lang ngayon due to pandemic. Pero as soon as nagiging okay ang pandemic, guys, or nagiging normal ang lahat, magbubukas ulit sila. Kaya i-take note ninyo, guys, kasi mayroon silang FB page, ang Sincere Japanese Skills Academy Incorporation. Pag tinanong niya kayo kung saan niyo nalaman yung kanyang school, sabihin niyo na dito sa akin. Because Ma'am Amy Kuno is ano, a good friend of mine. Ayan si Ma'am Amy. So yun yung para sa mga ano guys, sa mga ano trainee or sa mga caregiver or FBS na kung sino yung gustong makarating ng Japan through trainee or caregiver or FBS na mga ano magtatrabaho. Ngayon. Oh, yes. My question dito, guys. Pag natapos mag-aral ng caregiver sa school, matutulungan ba sila na makapunta ng Japan? Yes. Why? Kasi mayroon silang mga tie-up
company dito sa Japan, ang Sincere Japanese Skills Academy. Mayroon silang mga tie-up company. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nirecommend ng Sincere Japanese Skills Academy Incorporation sa company dito sa Japan, ang employer mismo yung bibili ng ticket mo para makarating ka dito sa Japan as caregiver. Yun yung maganda sa kanila. Kasi mayroon silang tie-up company. Hindi lang sila basta-basta school. Yes, caregiver ang pinakamabilis na makapunta. Totoo yan. As long as iseryoso mo yung pag-aaral mo, kailangan mong seryosohin kasi hindi po madali ang mag-aral ng Japanese language. But of course, kung talagang magtiyaga ka, kahit sa anong bagay naman, pag walang tiyaga, walang nilaga, di ba? So kung may target ka talaga, may goal ka na gusto mong marating, sacrifice, hard work, ayan. Siyempre, huwag nating kalimutan ang prayer para sa wisdom na ibibigay ni Lord sa atin, di ba? Why not? Marami nang marami nang bago nagkaroon ng pandemic, guys. Marami ng yung mga friends ko dati na dinala ko sa school niya kasi may mga friend kasi ako na dinala ko talaga sa school, sinamahan ko. Yung iba guys, nakaalis na sila. Pwede bang mag-asawa ng Japanese host? Of course, George talent kadaldal. Kung English speaking yung Japanese or ikaw gusto mag-aral ka muna ng Japanese language para magkaintindihan kayo, why not? Malay natin, ma-in love sa'yo, di ba, George? Pwede mo add to lang sa school, of course. Gusto mo lang mag-inquire, Ana, Darvlogs. Gusto mo lang mag-inquire kung ano yung mga requirements, kung paano, ganyan. Pwede, attend ka lang, mag-set ka ng orientation. Kasi nagkakandak sila ng orientation, mayroong one-on-one. Kung gusto mo namang sumabay sa tourist dito sa Japan, of course, Darvlogs, pwedeng mag-tourist. Yun nga yung diniscuss namin kanina. Kung paano ka yung mga requirements at kung ano yung gagawin mo para makapunta ka dito sa Japan as tourist. Pinag-uusapan namin ngayon is tungkol na sa mga trainee, caregiver at saka yung sa FBS. Ayan, yan na yung topic namin ngayon. Ang caregiving, hindi siya kasi ako nakatry akong magtrabaho sa isang dito yung paalagaan ng mga matatanda. Kaya pwede kong i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ng mga caregiver dito sa Japan. Ang ginagawa ng mga caregiver dito sa Japan, guys, is nagpapaligo ka ng mga matatanda, nagpapakain, nagpapalit ng mga diaper, ganyan. Alam nyo guys, napakabait ng mga Japanese guys. Kasi nung nagtrabaho ako doon sa paalagaan ng yung sa care home, alam mo, makikita mo talaga yung mukha nila na talagang galak na galak sila na may nag-aalaga sa kanila. Kasi dito sa Japan, hindi ang mga matatanda kasi dito, hindi inaalagaan ng mga anak nila. Nilalagay sila sa care home. So, pagka nasa care home sila at yun nga, may nag-aalaga sa kanila, makikita mo talaga yung facial expression nila na parang thankful sila na may nag-aalaga sa kanila. Kasi yung iba guys, putol na yung mga kamay nila, hindi na sila nakakalakad, ganyan. Pero sa isang tao or sa isang lalo na pag malaking bulas yung hapon na aalagaan, pwede namang pagtulungan. Kunyari, dalawa kayo, pagtulungan nyo siyang buhatin, ganyan, ilalagay sa wheelchair, susuklayin yung buhok, tapos
pagkakainin, ganyan. O yun, yun yung magiging trabaho ng mga caregiver. Nandito ako sa Japan, Harumi. Ay, Japan, sorry. Hiroshima pala. Nasa Hiroshima ako, Harumi. Hmm. Ano, 1 month yata ako doon sa care home. Mm-mm. Yung ginagawa namin doon is yun nga, nagpapaligo ng mga ano. Pero ano lang, 3 hours lang. 3 hours lang yung ano namin doon. Trabaho. Oh, yun yung trabaho ng ano, bakit mahalaga ang language? Na bago tayo, oo, malayo tayo. Nasa ano kayata eh, nasa I chicken kayata, Harumi. Oh, bakit kailangang pag-aralan ang language? Kasi yun kasi yung barrier. Mayroon kasing language barrier between sa atin at sa mga Hapon or sa mga Japanese, di ba? Nihongo sila, tayo, Tagalog or English. Oh. Kasi halos naman lahat ng Pilipino ay marunong mag-English, di ba? Pero, ang mga Hapon kasi, wala talaga, hindi talaga nila alam ang English. Kaya, yun yung dahilan kung bakit kailangan na, bago tayo makarating dito sa Japan para magtrabaho as caregiver or FBS, kailangan nating pag-aralan yung lingwahe nila para makapagtrabaho tayo ng maayos. Diba? Yun yung dahilan. Ayun, napag-usapan na natin ang tourist, ang caregiver, ang trainee, ang FBS. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga nandito na sa Japan na gustong 15 years, Harumi. 15 years na ako dito sa Japan. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung tungkol sa ano naman, sa yung mga nandito na sa Japan na nagtatrabaho na. On how to apply Japanese permanent residency. So kagaya ng mga ano, kagaya ng mga ano yung pag-uli, pre-foods? Saan uli? Saan mag-uli? Darvlogs. Saan mag-uli para magkaroon ng pre-foods? Oo, nagtrabaho ako dito ano, I mean, nakarating ako dito ng 2003. 2003 ako nandito. Hello, Jailim TV. Yes. Oh, medyo matagal na nga ako dito, Uni Gracie 23. At yung mga kinukwento ko sa inyo ay ano yan, base yan sa, yung basis ko niyan is sa Davao, Harumi. Sa Davao ako. Kabatch ko yan si Darvlog sa Panabo. Panabo National High School. Si Darvlogs. Thank you so much, Zailim TV. Ayan, guys. Para naman dito. Oh, pareho ta, Harumi, taga Panabo. 'Di ba nasa naaka sa ano gani gabi eh, sa premiere ni Darvlogs. O doon kita nakita eh sa premiere ni Darvlogs. Harumi. Ayan, si Wagamama Forever, taga Panabo din yan. Uy, Wagamama Forever, dikitan mo si Harumi. Taga Panabo na siya. Pareho ta, taga Panabo. Ayan. Look familiar. Asa ba ka nag-graduate, Harumi? Magkasing edad lang ba ta? Pila na edad ni mo, Harumi? How old are you na?
Ah, sa Merinol. Ay, dato di ay mo. Kami sa ano lang man ni sa National High School. Sa National High School lang ni. Itila na ba ka, Bats? Ano ba mo? Kasing edad lang mo ni Darvlogs. Ay, oh. So, kaila mo ni ano, ni Lori Lee Reportera, Oriol na siya, Oriol na siya ngayon. Harumi. Ayan, guys. Kung sino ni, kung gusto niyong dikitan yung mga nandyan, guys, Emmanuel, Manuel, habang nagkukwento ako, Emmanuel search ninyo sila. Melbourne 3. Ayan, kung gusto mong dikitan si Harumi, ayan, dikitan mo yan siya. Kumusta? Okay lang. Hindi na ako binawasan ni Lolo, pero parang ayaw na niya akong mangisda sa lapagan. Kasi hinahide niya ako. Tinatago na ako ni Lolo ngayon. Hindi ako nakikita. Ewan ko, bakit kaya? Darvlogs, nandyan ka pa, di ba? Bakit ba ako, hindi ako nakikita, hindi na ako nakikita ngayon sa lapagan ng mga isdaan? Yung pagka-main ko yung gamit ko, hindi na ako nakikita, guys. Si Bastasa nga, Heidi? Or si Lani? Kinsa nga Bastasa? Ang akong kabatch, si Heidi. Si Heidi akong kabatch. Kinsa nga Bastasa, imuhang ka, ano, ka, kaila. Ah, si Heidi. Oh. Kabatch me ni Heidi. Aromi. Ayan, si Darvlogs. Kabatch namin yan. Nasaan na ba si Darvlogs? Ayan. Yun na nga. E di sa permanent residency naman tayo ngayon. Kung paano maka-acquire ng permanent residency yung mga nandito na ano na talaga, yung nagtatrabaho. So yung first requirement ng Japan, ng Japanese government ay yung mga taxes natin. Kailangan talaga kompleto yung mga taxes natin. Unsa ba yung name nimo? Kaila siguro ko nimo ba? Kaila mo ni Lotlot, no? Si Lotlot nga reportera. Kay familiar man ka akong naong sa imuha, kaila siguro ka sa kuha. Or basig kaila pud ko nimo. Unsa ba name nimo, Harumi? Gitan-aw na ko imuhang balay gabi eh. Actually, dili na ko familiar imuhang naong. Unsa yung name nimo? Kaila mo ni Lotlot? Hala, oy, lain lagi ka ay. Kailan mo ni Lotlot? Ha? Tarong ba? Bitaw, dili bitaw familiar imong naong or basig nalahi na imong naong karon. Basig ni Samot na kagkagwapa. Biskwit ron ito eh. Hala, ay ano nga ulaw, manggod, oy.
Biskwit lang ito, biskwit, oh. Sama ka ba, pangit? Guys, kapag apply ng permanent residency, guys, sa mga Japan, sa mga ano, sa mga Nikkeijin or na ay mga Japanese blood, yung may mga Japanese blood, kailangan talaga, guys, mayroon tayong trabaho. Trabaho yung number one at nagbabayad tayo ng tamang buwis. Taxes dapat kumpleto. Kumbaga, walang utang sa gobyerno. Pag naka 5 years na kayo ng, alimbawa, yung nanay ninyo ay Japonesa or Nikkeijin, mayroong Japanese blood, ganyan. Tapos dinala kayo dito, kailangang magtrabaho ng dire-diretso na 5 years. Kung gusto nating mag-grant yung ating permanent residency. Magbayad ng tamang taxes na nire-require ng government, ibig sabihin walang utang. Tapos magtrabaho ng dire-diretso. 5 years. Ito pa pala, may gusto akong i-ano sa inyo, i-share sa inyo. Yung kaibigan ko, baka kasi may mga kaibigan kayo na may ganitong ano, may ganitong story. Gusto ko lang i-share sa inyo. Yung kaibigan ko, nagkaroon siya ng anak sa Hapon, sa Japanese. Pero hindi siya napakasalan, guys. Take note, guys, ha. Hindi siya napakasalan. Ngayon, lumaki na yung anak niya. Pero nasa Pilipinas sila kasi hindi nga siya napakasalan, di ba? Nung lumaki na yung anak niya, guys, gustong hanapin yung tatay. Kaya ang ginawa nung tita, kasi may kapatid, yung friend ko kasi may kapatid siya dito. Ang ginawa nung tita, pinabakasyon siya dito sa Japan, yung bata, yung anak nung ano, nung kaibigan ko. Kasi hahanapin nga yung tatay at syempre makapag ano na rin dito, makapagtrabaho, di ba? Ang alam nung nanay, guys, pang full name lang at saka address nung tatay. Hindi niya alam yung birthday. Nung hinanap sa City Hall, guys, ang daming kaparihong pangalan. Tinanong yung birthday, hindi alam nung nanay. Kaya wali. Kaya, guys, tandaan nyo itong mabuti. Kailangang malaman yung birthday, guys. Kasi ang mga Japanese, magkakapariho yung mga pangalan nila. Tama, di ba, Harumi? Magkakapariho yung mga pangalan at saka mga apelyido. Kaya importante yung birthday. Kasi sa City Hall pala, pag may hinahanap kang tao, full name at saka birthday, malolocate na kaagad kung saan nakatira. Halimbawa, kung saan siya nakatira itong present na to. Eh, hindi niya alam yung birthday, guys. Kaya sayang yung opportunity. Eh, siguro yung tatay nung bata, patay na kasi matanda na. Kaya na-miss nung bata yung opportunity sana na makatumira dito sa Japan. Wherein, eligible siya na tumira dito kasi anak nga siya ng Hapon. Hanggang fourth generation ang pwedeng tumira dito sa Japan na may Japanese blood. Halimbawa, yung nanay, Japonesa, may anak siya. So, ibig sabihin, first yon, first gene, first generation. And then, yung anak niyang yon, ang anak, second generation. Yung anak ng anak, third. Yung anak ng anak, fourth.
hanggang fourth generation pwedeng makapunta dito basta below 18 years old. Kapag lumagpas na ng 18, wala na rin chance. Yung mayroong mga Japanese blood na gustong pumunta dito sa Japan. Hi, Teens Channel! Guys, huwag niyong kalimutang magtamsak sa akin, guys, ha? Kung nag-drop by lang kayo, please naman, pakitamsak naman dyan. Kasi ako paminsan-minsan, nakadami na ako ng isda noon sa kakabingwit. Di pa pala ako nakapagtamsak sa host, nakalimutan ko. Hindi ko naman sinasadya. Pero talagang nakakalimutan. Ayun na nga. Sa mga ano, sa mga aspirants na gustong magkaroon ng Japanese ano residency, ay Japanese permanent residency, pinaka-importante yung tax na nagbabayad ka ng taxes, family registration, at nagtrabaho ka ng ano, yung sa yung ano talaga company, yung sa matatag na na kumpanya na nagbabayad ng tax. Yun yung pinaka-importante para mag-grant yung permanent residency natin dito sa Japan. Taxes, family registration, at saka tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa loob ng 5 taon. Yun. Nandito na si Small Battery Ball. Nako, Small Battery Ball, ha? Excited na ako sa ano? Sa ano mo? Abangan nyo, guys, yung collab namin ni ano? Collab namin ni Small Battery Ball. Iaano ko yon, ipe-premiere ko yon. Sino pa yung may mga tanong dyan? May surprise yan si Small Battery Ball sa akin eh. Kaya ako din, may surprise din ako sa kanya. Sino yung may gustong malaman dyan tungkol sa ano? Tungkol sa Japan? We have still 30 minutes more para pag-usapan. Kahit ano, gusto nyong malaman. Nasabi ko na yung tungkol sa lahat ng klase ng visa. Yung pwede sa atin. Yung isang klase kasi ng visa na ano is yung sa diplomat, yung sa mga diplomat, eh hindi naman tayo pwede doon, di ba?
Ayan guys, puntahan ninyo yung mga nandyan guys. Manual search lang tayo. Yan naman ay mga legit yung mga nandyan. Kaya pala ako nagugutom, di pa pala ako nakapag-lunch. Ano ba yan? Di pa pala ako nag-lunch. Sabi ko, bakit ako nagugutom? Hello, MBS World TV. Ayan guys, di ko na kayo na-welcome ng bunggang-bungga tuloy. Ayan lang. Yung mga dumating kanina, di ko na-welcome. MBS World TV. Nasa Pilipinas ka ba? Noodles, te, mong gusto, te? Narao. Ah. Ah, nasa Vancouver ka pala, MBS World TV. Matagal ka na dyan? Parang si Ching, yung kaibigan ko, nasa ano siya, nasa Vancouver. Ay, Vancouver? Toronto. Canada din ba yun, no? Ang Toronto? Ang Toronto, Canada din. Ay, ang tagal na, no? Kumusta naman dyan sa Vancouver? Ang Toronto. Canada din ang Toronto. Malayo ba yung malayo ba yung Toronto at saka Vancouver? Ilang oras yung biyahe? Sa East Coast. Tapos ang Vancouver, opposite kayo. Yes, te. Ibagahe. Ibagahe man ako ng mga noodles, te. Bagahe kay
di ko magdala og kuan, di ko magdala og daghang bit-bit pag uli nako. Magkabila ibayo. Ay, uy! As in, 6 hours ang flight? Parang mas malayo pa sa, ano, Japan at Pilipinas. Kasi ang Japan at Pilipinas, ano lang eh. 4.5. Kumusta naman yung mga saging mo in this world? Di ka na ba binawasan ni Lolo? Ah, may premiere ka. Okay. Ayan, patamsakan mo sa kanila. Harumi, dana daw sa iyo si Teens Channel. Pero dapat, ugma na siya magsukli. Teens Channel, dapat bukas na yan magsukli si Harumi. Kasi ako yung ginagawa ko, yung mga bumingwit sa akin ngayong araw, kinabukasan ko na sila binibingwit din. Kasi pagka bingwitan agad, alam mo yon. Pag bingwitan kasi agad, ano eh, kinukuha ni Lolo. Kaya nagbakas ka ba, Teens Channel? Nagbakas ka? Magbakas ka ha, para at least, kasi ako ganyan yung ginagawa ko, binabalikan ko yung mga bakas, tapos click ko yung mga channel nila. Pagtingin ko, minsan nga, akala ko nakadikit na ako, kasi napanood ko na yung palabas niya. Tapos pagtingin ko, hindi pala ako nakadikit sa kanya. Siguro tinanggal ako ni Lolo sa kanya. Ah, very good, Teens Channel. Ayan si Invis World, oh, baka hindi pa kayo magkadikit ni Invis World. At saka may premiere daw siya in 2 minutes. Baka ano guys, pwede niyong tamsakan yung premiere ni Invis World. Invis World TV. Ako hindi pa ako nakagawa ng premiere eh. Gagawa pa lang ako ng premiere pagka ano. Pag may time. Di pa ako marunong gumawa ng ano, ng premiere. Tutuan pa lang ako ni ano, tuturuan ako ni Darvlogs kung paano gumawa ng premiere. Si Mimi, napadala daw ni Rima. Wait. Napadala na ni Rima.
Gisenda na ako sa imo ate. Just now. Guys, may bagong update ngayon ba? Isang buwan na lang daw yung ibibigay ni Lolo sa atin sa 4K na WH. Narinig ninyo yon? Na isang buwan na lang daw yung ibibigay ni Lolo sa atin para sa 4K na WH? Hello, Bistak ni Bay. Hello. Ayan, mega shoutout sa iyo, Bistak din, Bistak ni Bay. Ayan. Team Banana ka ba, Bisdak ni Bay? Team Banana ka? Sa mga Team Banana dyan na hindi pa nakadikit sa akin, ha? Padikit naman dyan. Ah, okay. O, padikitan mo na. Dikitan mo na lang ako tapos magbakas ka. Yung isang pangungusap talaga. Ha? Mamili ka na lang doon sa ano. Ah, dikit na? Talaga? Saan ka nagbakas? Nagbakas ka? Hindi. Kasi mukhang hindi kita nabalikan. Kailan ka dumikit? Ngayong umaga or kahapon? Talaga? 81 ka na lang ngayon, Teens Channel? Ah, dati ka na dikit sa akin. Ay, okay. Sige, Bisdak ni Bay. May Loves TV! Uy, mega shoutout sa'yo kapatid na May Loves TV. Ayan. Grabe no, 81. Naging 81 ka. So, ibig sabihin, kalahati yung binawas din sa channel. Oh, ayos, di ba? Oh, dagdagan natin. Oh, May Loves TV. Baka may tinanggal si Lolo na ano. Ah, bago ka lang. Okay, baka may tinanggal si Lolo na mga ninja na walang activity. Kaya binawas yung 81 kasi alam mo ako, ganun yung mga sa akin. Marami siyang ninja na tinanggal sa akin. Oo nga, di ba? Pampawala sa stress. Ayan yung mga legit, oh, yung mga legit na kaibigan diyan, di kita hanapin niyo sila. Manual search para ano, para iwas lagas. Pero 'wag magsupli ka agad, ha. Bukas na ng umaga.
Basta i-shout out nyo lang dito na dinikitan nyo para ano, tapos mag-iwan ng bakas. Para at least alam din nila na dinikitan nyo sila. Ganun yung ginagawa ko. Sa umaga ako nagsusukli. Lahat ng mga didikit sa akin today, bukas ko sila susuklian. Pero tambay talaga. Hindi yung basta lang dikit-dikit ganyan. Tinatambayan ko talaga yung mga bahay nila. Yung mga dumikit sa akin. Pinipili ko yung mga, kunyari, kung may nakita akong mga 5 or 6 or 7, 8, ganyan. Yun yung ano, yun yung tinatambayan ko. Kasi napansin ko nung nakaraan, yung mga akala ko'y dinikitan ko na, tapos hindi ko masyadong natambayan yung bahay nila, nilaglag ako ni Lolo. Ako din yung nakadiscover na nilaglag pala niya ako. Kaya ang ginawa ko, dinikitan ko uli kung saan ako nilaglag. Yun lang. Kaya kailangan talaga ano tayo, mapagmatsyag talaga tayo. Hindi yung basta-basta lang na dikit-dikit ganyan, tapos wala na. Dapat talaga may ano talaga tayo. Uy guys, alam nyo ba may surprise ako sa inyo next week? Kaya abangan nyo yung surprise ko sa inyo ha. Mag-i-enjoy talaga kayo sa surprise ko. Ano yun? Grand LS. Yun. Mamimigay ako ng ano, basta Grand LS yun. Gagawin natin next week. Hindi na kasi tayo mag-aano ngayon eh, yung parang wala lang. Dapat talaga may topic na tayo. Kung ano yung pag-uusapan natin habang nagdidikitan, ganyan. Dapat may pag-uusapan tayo na mga mahahalagang bagay. Kanina palang umaga, tiningnan ko yung ano, sinubukan nyo na bang pasukin yung ano, yung sa YouTube studio talaga? Yung mga metrics, yung analytics, yung basta yung sa loob ng ano ng YT natin, sinubukan nyo na bang i-explore? Sinubukan nyo nang i-explore, guys. Yung loob ng YT natin. Pagka may time kayo, subukan nyo i-explore yung ano. Yung YT natin. Ay, anong stress pala yung sinasabi may Labs TV? Anong stress pala yung sinasabi mo? Hindi pala yan sa lalagas na saging? Ibang stress pala yung pinag-uusapan natin dito? Hindi pala yung lalagas? Ikaw talaga. Anong stress ba yan? Akala ko stress yan sa nawawalang saging.
Hello, Joy 16 Vlogs. Thank you so much sa inyong patamsak, guys, ha. Mag-ano ka, magbakas ka, Joy 16 Vlogs. Sa Team Banana ka ba? Team Banana ka, kapatid? Joy? Team Banana ka? Ah, okay. Thank you so much, ha. Ayan, napaka-supportive talaga ng aking Team Banana, guys. Huwag kayong mag-alala kung nag-aano kayo, nag-ELS kayo ng ano. Magbakas ka naman. Magbakas ka kasi bukas pa kita susuklian. Kasi ayaw kong magsukli ka agad. Kasi yung mga inanuhan ko nung nakaraan, ano eh, nilagas ni Lolo pag nasukli ka agad. Kaya magbakas tayo para at least may babalikan ako. Saan, ano ba yung pinanood mo sa akin? Joy 16 Vlogs. Saan ka nanood? Hello, Jessica Jitahubi. Ayan, sa mga na ano guys, sa mga na late, mag-replay na lang kayo ha. Sa mga na late. Yung sa pang pinag-usapan namin kanina. Tapos, pwede nyong dikitan yung mga nandyan, yung si Six, Joy 16 Vlogs. Jessica, ano yan? Legit yan si Joy 16 Vlogs. Magdikitan kayong dalawa. Pati si Teen's Channel. Ayan. Manual search. Ayan, i-welcome natin si Jessica, guys. At saka si Joy 16 Vlogs. Ayan. Naka sa biyahe, Dar Vlogs? Naka sa biyahe? Dar Vlogs, naka sa biyahe. Aw. Sabi na kung naka sa biyahe. Tadloy ko niya ha, night boot o gano, premiere. Pagkahuman ako, diri taod-taod. Mugawas lang ko kadali, kaya ako'y paliton sa butika. Pagkahuman, pag uli na ako, tawagan ta ka.
Ah, napod nag-LS sa Team Banana. Okay, sige. Why problema? Suportahan ang lahat. Suportahan ang tanan. Ayan. Dana daw siya sa'yo si Xylem TV. Dana daw siya sa'yo Joy 16 Vlogs. Huwag ka munang magsukli Joy 16 Vlogs kay Xylem TV para hindi malagas. Kasi na-observe ko, hindi na ako nalagasan nung hindi ako nagsukli kaagad. Hindi na ako nalagasan, maniwala kayo sa akin. Dapat, yung ginagawa ko nga ngayon, yung mga dumikit sa akin today, bukas ng umaga ko sila susuklian. Tapos tambayan nyo talaga, guys. Tambayan nyo. Yung mga ano nila, mga bahay nila. Kagaya ng ginagawa ko, sa umaga, yun yung ginagawa ko. Tinatambayan ko yung bahay nila. Lahat ng nakita kong dumikit sa akin, na may mga bakas, tinatambayan ko yung bahay nila. Kaya walang lugi talaga. Bali-bali. Oo nga. Team Banana yan si Joy 16 Vlogs. Team Banana. Kaya ano tayo? Maging lehitimo tayo. Habang hinihintay natin yung ano natin, yung magandang konsepto or magandang creation, ganito-ganito na lang muna tayo. Ngayon, kapag ka nakadiscovery na tayo ng ano talaga, yung siguradong papatok sa takilya. Oo nga, tulog pa nga sila. Kaya okay lang yan. Ako kasi ayaw kong sa gabi mag-ILS kasi maraming nag-ILS sa gabi, di ba? Kaya okay na sa akin yan yung ganitong oras. Tapos sandali lang, ganyan. Basta may mapag-usapan lang. Kung ano yung mga information na pwede nating pag-usapan. May na-discover nga ako kanina sa ano eh, sa YouTube, sa loob ng YouTube talaga. Kaya i-share ko sa inyo bukas naman yun. Kung ano yung mga ano, mga community, mga geography. Diba? May mga ganon, mga metric, analytics. Bukas naman natin pag-usapan yun. Para may topic tayo bukas. Yung mga na-discover ko. Siguro alam nyo na yun, pero para may pag-usapan tayo bukas, yun yung topic natin. Kung paano ba natin malaman na yung mga viewers natin ay nagre-retain sila based on our, ano, based on analytics. Sino yung mga nanonood sa atin ng paulit-ulit? Kung pinapanood ba talaga nila yung mga palabas natin o hindi? Kasi sabi nga nung isang nag-ILS, sabi niya, kung wala kayong balak panoorin yung mga palabas niya, huwag nyo na silang dikitan kung wala kayong balak na panoorin. Kasi daw, parang nagiging ano lang tayo sa bahay nila, parang, tawag dito, parang sagbot ba? Parang, ano ba yung sagbot sa Tagalog? Parang kalat lang tayo sa bahay nila kapag gano'n. Pagka wala naman talaga tayong balak na panoorin yung mga palabas nila. Kaya wag na lang daw natin silang dikitan. Yun yung sabi ng isang nag-LS. Ano pala, Dar Vlog? Si mom and daughter? Si mom and daughter pala ay Team Banana? Ask ko lang. Kasi nakita ko siya doon sa ano eh, sa premiere mo. At saka sa Dibon, yung sa bangos na Dibon. Ha? Sabay? Akala ko ba hindi pwedeng magsabay? Pero
dili siya team banana, si mom and daughter. Taga Panabo pud siya. So kabaliktaran pala yung sinabi nila na pagsabay, ano, nalalagas. Dapat sabay, pero hindi, imposible naman yung magsabay kayo kasi, di ba, hindi, yung oras ba? Malabo yung magsabay, uy. Ayan, Xylem TV, o di ba, pagka ganito, ano, talagang nagiging, ano tayo, nagiging legit na magkaibigan. Oh, more on YT discussion bitaw siya. More on YT discussion. Doon ko nga nalaman yung ano eh, yung doon ko nga narinig sa kanya yung sabi niya, kung wala kang balak na panoorin yung palabas niya, wag mo na lang siyang dikitan kasi parang ano ka lang, parang kalat ka lang sa kanyang bahay. Doon ko narinig sa kanya yon. Nung nag-LS siya. Oo, ganun nga. Pagka hindi tinapos yung pinanood, kaya nga ako, talagang nag-i-spend talaga ako ng time na manood ng palabas. 3 minutes, 5 minutes, ganyan. Ga-enjoy siya sa imong pabakla-bakla effect, Dar Vlogs. Nag-enjoy siya sa imong pabakla-bakla effect. Gani. Nganong kabalo man siya magbisaya? Si mom and daughter. Yung mga member niya, mga bisdak. Kaya ano, kaya marunong na siyang magbisaya. Natututo din siyang magbisaya, no? Siguro, kasi tayong mga bisaya, pag nagtagalog, paminsan-minsan nahahaluan ng ano, di ba? Nahahaluan ng Tagalog, tapos halo, Bisaya.
Gusto rin, kanusta ka mag-vacation diri, Dar Vlogs? Kanusta ka mag-tourist diri sa Japan? O gani, napagani, ano, napagani, napalagi, ano, eh, napalagi pandemic lagi, oy. Matrap yung daan sa pandemic ba? Parokya ni Dar Vlogs. May pa siguro magpatudlo na kuno mo premiere karon no. Dar Vlogs. Pati ano, pati night boat. Wala pa ko'y video. Ah, kailangan, ay tama dahil no, kailangan dahil nana ko'y daang video. Sige, sige, maghimo sa ako. Ay, di pa dahil ko makapatudlo sa mga sa premiere. Kaya ko mo dahil video, oy. Kaloka. Nanay nag-present diri sa Team Banana nga tulo ka buok. No, naanay tulo ka buok nag-present diri si Joy 16 Vlogs, gidikitan na daw ko niya. Tapos si Bisdak ni Bay Dar Vlogs. Ayan, tulo na mo ka buok si Harumi upat. Thank you so much. Oh, wala pa sila na ano, pa sila nakadikit sa kuha kay basig busy pa sila sa ilang mga work. Okay lang yan. Basta ang tanang mag ano, ang tanang magdikit sa kuha.
Ang balita diri Halomix TV kay wala pa ka nakatamsak na ko. Basi gusto ka mo tamsak. Naglapag na ko sa GC, oy, naaman sila dito, wala sila nag-anhi, Dar Vlogs. Nana sa GC, kaya lang, wala sila nag-anhi. Pero sige lang, oy, okay lang. Basig busy pa sila. It's okay. Kasi ako, di po ba ako makasupport sa tanan? Kaya labi na yung gabi sila mag-ILS. Tulog na biya ako, ana. Pero pag makita na ko sa GC ilang mga ano, ilang mga palabas, ginaantuan na ako o ginatamsakan na ako. Uy, thank you so much, Halomix TV. Ayan, di ba? Ah! Ayan, di ba? Oh, naka 1K. Uy, wala na ko gibawasan ni Lulu. Uy, maayo dai ba kay naka diri Dar Vlogs. Maayong udto Benny Vlog. Matamsak naman diyan Benny Vlogs. Benny Vlogs, patamsak naman diyan. Dili na na niya mabawasan kay ngano Halomix. Dili na na niya maano, dili na na niya mabawasan kay ngano. Ginahide na ko niya sa mga LS. Ginahide ko niya sa mga LS. Kana bitaw mo gamit ko og main nako. Niya mato kog LS nga lapagan. Di na ko makitaan. Uy, Dar Vlogs, nganong panagsad, nganong ano, nganong dili ko makitaan sa LS? Pag may na ko akong gamiton. Oh, wala na dyan ko niya gibawasan ni Lolo. Kaya naman po ko naglapag. Palo? Bakit niya ako pinalo? Oh, ginahide ko niya sa mga LS na ano, kanang lapagan. Ay! Ay, daan pag yun lagi ko, mauto hinungdan ba? Itong mga lapagan ako. Gani! Huwag yun ito hinungdan lagi niya. Karun good no, kay mo, adto bitaw kong mga lapagan. Nga kanang na mga nagalapag o balay. Di ko kumakitaan sa ano, sa host. I mean, di ko niya matagaan ng jacket. Ganiha kay ano, kay Ohio Mids. Kay Ohio Mids kanina. Dili ko niya matagaan og jacket sa akong main. Pero ang ako ang ano, ko ang ninja nga katong isa ka OFW. Matagaan niya jacket. Pero ang akong main, dili niya matagaan og jacket. Nadiskubrihan na to niya no, nga nagapalapag ko no, og balay no. Ah, diha na uso ang ninja. Tungod sa hide. Oh, 100 plus ang lapagan. Uy, thank you so much, Lorena Olila. Team Banana ka, Lorena Olila? Magbakas ka sa akin, ha? O, magbakas ka sa akin. Magbakas ka sa akin para mabalikan kita bukas. Lahat ng mga didikit sa akin ngayon, babalikan ko bukas. Bukas ng umaga. Para siguradong, ano, dikit.
Magbakas ka, mamili ka na lang doon kung saan ka gusto magbakas. Ayan guys, mega mega welcome kay Lorena Olila, ang aking team banana. Maudyod Halo Mix TV, di ba? Paspas kayong lapagan ato. Paspas kayong lapagan ato, di ba? Katong ano, paskag yung paspasa, Jud. Naabitaw to'y one time, di ba? Nga paspas yung kaya ang lapagan. Nga halos dili na nako maapsan ang mga basahon ko na ako, no? Dinagun ko kaapas o basa tungod sa kapaspas. Oo, oh, tapos kalit ko nawala. Oo, grabe, grabe talaga tong ano ba, katong adlaw ba, grabe kayo tong nilapagay gyud og balay nga paskag yung daghana. Unya bigla ko nawala ato, nawala ko sa ere. Tapos ni balik na pud ko. Bali twice ko ni balik ato eh, naalala na ako. Pagkawala na ako, ni balik ko. Ni balik na sad ko. siguro si Lolo ba ay gahi ni ulo ay ha giwala na gani na ko ning balik na pud o sus grabe grabe gyud lagi. Muna giingon nga. Nasa huli ang pag... Pero hindi ko naman alam kasi di ba yung mga ibang nag-ELS, ganun din naman yung ginagawa nila. Di ba? Si ano pala, si Bloodline Pinoy, si Aymilad. Ang dami kayong gumagawa ng ganun. Lapagan talaga, sobrang dami. Bakit hanggang ngayon, ano, ganun pa din sila? Bakit ganun pa rin? Nandoon pa din yung mga tao, lapag pa din ang lapag. Gibunalan niya akong lobot, Bini Vlogs. Oh, gibunalan ko niya, kaya until now. Oo, tapos sige na kaluglog ato. Diba, nagalaglag na ko? Hindi nga, Mawing Slickster, bawal. Bawal nga maglapag. Tingnan mo, hindi na ako binawasan ni Lolo ngayon na wala na lapag. Si Lolo ang nagsabi. Binasa kaya ni ano ni mom and daughter sa kaniyang ano sa may binasa siya na policy ni YT talaga. Nasabi nga niya, pwede ka nga daw maano is, pwede ka nga daw maban. Anong hindi totoo? Sige te Mimi, take care ha. God bless. Naaday ka diha kay Auntie Bibi? Anong hindi totoo, Mawing Slickster? Totoo nga. Kasi bakit nakalagay sa guidelines? Kung hindi totoo. Oo nga, pwede nga maglapag doon sa bahay mo, pero kami din ang malalagasan. Kusinera, asa ka nagkusinera, te? Timimi, asa ka nagkusinera?
Diba, niabot og 100 plus. Unya, paspas kayo ang ano, paspas kayo ang lapagan. Ay, thank you, Benny Vlogs. Thank you. Palakpakan. Ay, kapatid na mga wings, di ka nagtamsak. Ah, libre ka on the IK Auntie Bibi. Okay. Ay, kapatid na mga wings, di ka nagtamsak, oh. Katamsak naman dyan. Grabe, hindi nagtamsak, oh. Sige, te, ay, maayo, te, kay libre, de, ay, ano, te, libre ka on. Ha? Bakit? Ay, ate, yun, ayan, dyan, dyan, Binyas, patamsak naman dyan. Kumusta ang mga banana mo, dyan, dyan, Binyas? Diyan, diyan, Binyas. Kumusta ang mga banana mo dyan? Makalimutan na yan yung magtamsak sa akin, Maui Slickster. Huwag ka mo na, hindi, pwede ka namang magano. Pwede kang mga huy. Manual search. Ikaw pa naman. Ikaw, pagka nakalapag ka ng bahay mo, todo lapag ka talaga. Bibilisan mo talaga yung ano. Oo nga naman, no. Sige, sige, mamaya na lang. Ayan, dikitan mo yan si Maui Slickster o Junjun Binyas. Pati si Dar Vlogs. At saka si Bini Vlogs. O. Oh. Ay, hindi talaga ako maglalapag ng bahay ko. Saka hinahide na ako ni Lolo. Di na niya ako pinapakita sa mga nag-ELS. Dikitan mo muna yan si, ano, si Mawing Slickster at saka si, ano, si Dar Vlogs, Junjun Binyas. Mga legit yan sila. Pati si Bini Vlogs. Si, sino pa yung mga nandyan, oh? Susuklian ka niyan mamaya, Junjun Binyas, huwag kang mag-alala. Ewan ko kung nandito pa si ano, si Halomix TV. Si Lorena Olila, ayan, dumaan lang yan siya. Ayan, nagsipresent lang siya. Ayan, si Junjun Binyas hindi nag-thumbs up. Naniningil ng thumbs up. Ay, naku. Di bali, okay lang yan. Hindi, hindi ako magbibigay ng ano, ng jacket kasi hindi rin naman magpwedeng maglapag. Kaya walang jacket-jacket, walang blazer. Maninigay ka ba ng WH mamaya? Kapatid na Mawings. Mamimigay ka ng WH? Ha? Bahala ka dyan. Di talaga ako magbibigay ng jacket. Ayaw ko nga magbigay. Yung mga dumaan dito kanina, hindi ko binigyan. Hindi, WH ang gusto ko ibigay mo. Book mamaya. Ayaw kong maglapag, gusto ko WH.
Kasi tinatago na ako ni Lolo eh. Yung main ko pag pumupunta ako sa ano, yung main ko pag pumupunta ako sa mga LS, di na niya ako pinapakita. Hinahide na ako ni Lolo. Ay, thank you, Junjun Dinias. Ayan. Thank you so much, Junjun. Ayan. Bibigyan kita ng mahabang kiss kasi nagtamsak ka. Pag may daba. Diba? O, gusto mo sayawan pa kita, o. Diba? Ano, Junjun Vinias. Hindi, wag ka, pag nangahoy nga, pag nangahoy ka nga kasi or may nangahoy sa'yo, wag magsukli ka agad. Kinabukasan na, tingnan nyo yung ginagawa ko ngayon, epektibo siya. Kinabukasan na ako nagsusukli. Hindi ako nagsusukli ka agad. Tinitingnan ko kung sino yung nagbabakas, tapos kung sino yung nagbakas, yun yung balikan ko, tapos tambay. Tambay na mga 5 minutes, ganyan. Tapos saka ako mag-aano. Tingnan? Ikaw lagi ka na lang kontra sa akin, kapatid na Mawings. Bakit lahat ng mga sinasabi ko kinukontra mo, ha? Ay, ganun. Ganun pa din, Junjun Vinyas. Ano pa din? Inaano ka pa din ni Lolo? Nilalagas pa rin niya kahit matagal ka magsukli. Oh! Kasi fake news. Fake news? Uy, ayan o, si Darvlogs o, sabi niya, uy, Darvlogs, fake news daw. Ayan o, kinukontra ka ni kapatid na Mawings, kapatid na Darvlogs. Fake news daw yung pag naglapag ay nilalagas. Mag-debate nga kayong dalawa. Sana makaakyat kayo, no? Sana makaakyat kayo. Turuan nyo nga akong mag-ano kayong dalawa. Turuan nyo nga akong mag-ano. Uy! Uy, Darvlogs, oh! 500 WH daw. Pag napatunayan mo daw na pag naglilapagan, binabawas ni Lolo. Ayan ang 500 WH daw. Uy, turuan nyo nga akong mag-stream yard. Tapos paakyatin ko kayong dalawa. Tapos mag-debate kayong dalawa. Ewan ko sa inyong dalawa. Ay, nako.
O, ilang WS naman yung ibigay mo sa akin? Ha? Pag aakyat ako sa LS mo. Oh, pwede sabay akyat basta tapusin ang video. Hindi ba yung lapagan ba, yung lapag? Yung sinasabi niya diyan, lapag daw ba? Yung lapag daw okay lang daw. Kapatid na Dar Vlogs, yung lapag daw okay lang daw sabi ni kapatid na Mawis Lickstar. Ako yung napapalo, di ba? Pag anlilapagan. Oh. Tingnan mo, kapatid na Mawis Lexter, gusto mo talaga mapalo ako ni Lolo, no? Kasi ako yung napapalo eh, pag anlilapagan. Saraduhin ko na lang yung 3 oras yung ano ngayon. Tapos magpaturo na ako ng ano ng nightbot at saka StreamYard. Search engine. 'Di ba yung search engine, yun yung sa YouTube mismo search, i-search mo siya. Sa YouTube. Sila yung magse-search talaga sa YouTube, di ba? Dar Vlogs, no? Uy, magkadikit na ba kayong dalawa ni Mawings, Dar Vlogs? Magkadikit na kayong dalawa? Sa susunod, akyat kayong dalawa sa ano ko, sa LS ko. Para masaya naman. Pag-aralan ko yung ano, yung StreamYard. Tapos akyat kayong dalawa, ha? Ano? Siguro ang saya-saya noon. Nandyan kayong dalawa, no? Akyat kayong dalawa. Uy, nandyan pa ba kayong dalawa? No? Singer pa na, kapatid na Mawing, singer pa naman yan si Dar Vlogs. Asos. Umalis ka. Wala, tahimik ang buhay kasi dito, no? Kasi walang lapag, no? Tahimik ang buhay.
Di bale, mag ano tayo? Jima, ga. First time mo pang ano, ga? First time mo pang pumunta dito? Pasali, o sige, sali ka. Ano, hanapin mo yan si, ano dyan, i-manual search mo si Mawing Slickster, si Darvlogs. Ayan, dikitan mo sila. Tapos mag-PM ka na lang na ano. Ga, paano naman, ga? Patamsak naman, ga, Jima. Patamsak naman dyan. Hi, Jim Adriaga. Ay, ang arte, siya na nga yung mag-ano. Siya na nga yung mag-search sa'yo. Ikaw pala, ikaw magsukli ka na lang. Anong ayaw ko nga? Ang arte. Ay, ga, ilan na yung ano mo, Jima? Ilan na yung banana mo dyan? Ang haba ng pangalan mo. Iksian mo yan. Jima. Oh, hello. Melissa Kim po. Ayan, magdikitan kayong dalawa ni Jima. Oh, ni OFW Saudi Jima Albano Vlogs. Masyadong mahaba. Jima. Masyadong mahaba yung pangalan mo. Bawasan. Bawasan mo yung pangalan mo. Masyadong mahaba. Elisa Kim po. Ayan, eh, manual search mo na lang sila dyan, yung mga nandyan. Tapos magbakas ka, ha? Para masuklian ka nila. Pati si Jima Madriaga. Ayan. O, ayan. Dikitan mo yan si Jima Madriaga o ano yan, legit yan. Tapos magbakas ka para mabalikan ka niya. Tapos wag mo na lang isali si Mawing Slickster kasi ayaw daw niya o. De, joke lang. Ano yan sila, mga legit na ano yan, banana. Yun nga lang, manual search tayo. O, manual search talaga. Wag mo na, kasi... Tingnan nyo ako, nag-manual search ako. Hindi na ako nilagasan ni Lolo. 2 days na, hindi niya ako nilagasan talaga. Hello, Ilocanong Kuripo. Thank you so much sa iyong ano kahapon na, sa iyong kaalaman na na-share mo sa amin. Guys, kung sino yung wala dito kahapon, i-replay ninyo yung ano, yung video ko kahapon, yung LS ko kahapon. Kasi maraming mga ano doon, mga kaalaman na pinag-usapan namin dito. Yung kahapon, tungkol sa ano yun? Tungkol sa YT lahat. How to become a good ano content creator yung kahapon. Yung sa mga wala dito kahapon, i-replay nyo na lang. Melissa Kim po, marami kayong matututunan doon yung kahapon na LS. Melissa Kim po, Jima Driaga, yung wala kahapon, at saka si Jima. Sana si Jima?
Ang arte, bakit ba ang ano mo ngayon? Parang ano ka, kapatid na Maui Slickster. Ano ka na naman? Anong tawag dito? Na nabudol-budol ka na naman? Ayan, Melissa Kim po, yes. Nasa Japan ako, Melissa. Nasa Japan ako. Baka hindi ka pa nakadikit sa akin, ha? Dikitan mo ako, tapos kalimbang manood ng video, tapos thumbs up, tapos kalimbang, ganyan. Tama na yun, baka mamaya sabihin ni YT paano, pareho ng content. Tama na yun, Ilocanong Kuripot. Yung ano, yung LS kahapon, tama na yun. Pwede na yun. Kasi kompleto naman yung detalye noon eh. Tapos may interaction pa. Okay na yun. Baka mamaya sabihin ni YT, ano to, binalik. Binalik yung ano, yung content. Ayan o, may nabudol daw si kapatid na Mawings, kaya maano na naman, mapait na naman yung kanyang ano. Anong gokusin? Hindi, wala akong ano, wala akong mga tugtog dito na mga ibang, ito lang yung mga tugtog ko dito o. Yan lang yung mga tugtog ko dito. Nag-enjoy ka, Melissa Kim po. Ilocanong Kuripot, mag-promote ka ng 5 channels every LS mo, Ma'am Host, na pwede namin puntahan kahit wala ng lapangan. For what, Ilocanong Kuripot? Bakit ko kailangan mag-promote? Para saan? Walang Japanese song, Melissa Kim po. Ayan, si Ilocanong Kuripot, dikitan mo yan, Melissa. Ano yan? Isang legit na ano yan, kaibigan. Susuklian ka niyan. Mag-ano ka lang, mag-iwan ka ng bakas, tapos panuorin mo talaga ng buo yung ano niya, yung palabas niya. At saka kung pwede, huwag kayong magsukli ka agad, guys. Kasi napansin ko nga, Kuripot. Ha? Ano yon? Di ko maano, di ko magets yon, Melissa Kim ko. Yan si Dar Vlogs. Butchikik. Walang butchikik. Hintayin niyo yung ano, yung kinompost ni Small Battery Ball kasi kakantahin niya yun sa LS ko. May composition siya tungkol sa akin. Si Small Battery Ball. Oo, alam ko naman Melissa Kim po na joke lang. Si Ilocanong Kuripot ay isang napakabait na kaibigan yan. Dikitan mo yan siya, hindi ka magsisisi dyan. Kay Ilocanong Kuripot. Ala, di daw makita yung bahay mo, Ilocanong Kuripot. Baka mali yung spelling mo. Ayaw niya sa pangit. Bakit? Hindi ka naman pangit. Ilocanong Kuripot. Hindi naman, grabe naman to. Diba, lagi kong sinasabi na beauty is in the eyes of the beholder.
Kaya walang pangit. Naku, ikaw talaga. Hindi. Joker talaga yan, Melissa Kim po, si Ilocanong Kuripot. Joker yan. Nagbibiro lang yan siya. Hindi yan siya napikon. Oo nga, pareho kayong joker, kaya magdikita na kayong dalawa dyan. Nang maka-move forward tayo sa ano, sa ating mini-meeting tagumpay. Nanonood, oh, nanonood yan siya sa harang mo, Ilocanong Kuripot. Yes, naka-itim ako kahapon sa LS ko. Oo, pangatlong beses na yan. Pangatlong beses na akong nag-graduate. Demote, graduate, demote, graduate. Pero ngayon din ako binawasan ni Lolo kasi hindi ako, ano, hindi ako nag, anong tawag dito? Hindi na ako naglapagan. Kaya hayaan mo yan si kapatid na Mawing sa gusto niyang mangyaring lapagan. Hindi na talaga ako maglapag. At saka hinayad na ako ni Lolo sa mga lapagan. Hindi na ako nakikita. Mamimigay ka rin ng WH. Kapatid na Mawings, mamimigay ka rin ng WH mamaya. May mga hugot sila. Ay, grabe. Mahirap yan, paasang salita yan. Mas nakikita pa rin yung mga gwapo at maganda. Hihihi. No. Ah, talaga. Sige, pupunta kami mamaya sa LS mo. Kasi may free WH pala. Paturo paano magkaroon ng banana. Wala ka pang laman na banana. Wala ka pang laman na banana dyan, Ga, Jima Albano. I suggest na tanggalin mo yung ano, yung ibang pangalan dyan kasi masyadong mahaba yung pangalan mo. Ano lang yung itira mo, OFW,
Or pwede ring Saudi Jima Vlogs. Saudi Jima Vlogs, yung itira mo. Huwag masyadong mahaba yan. Huwag na daw banana yung ano. Ah, ano? Consist of letter and numbers lang. Oo nga, mahirap mahanap yung pangalan mo, Jima. OFW Saudi. Ano, tanggalin mo yung ibang ano dyan. Mas maganda yung Saudi Jima Vlogs na lang. Saudi Jima Vlogs. Oo, mamaya, dikitan kita. Pero palitan mo muna yung pangalan mo ba? Kay mahirap pang hanapin. Palitan mo muna yan. Kasi ako dati, ang haba din ng pangalan ko, nahirapan silang hanapin ako. Kaya palitan mo muna yung pangalan mo ng maigsi. Pwedeng Saudi Jima Vlogs or Saudi Albano Vlogs. Kasi marami kasing ano sa OFW eh. Marami ng, pwede rin OFW Jima, pwede rin. Or OFW Albano Vlogs. Basta wag yung ngayon yan, sobrang haba. Sobrang haba eh, mahirap yan. Ayan, makinig ka dyan kay Ilocanong Kuripot, oh. Tapos, pag napalitan mo na yung pangalan mo, hanapin mo si, ano, si Ilocanong Kuripot. Tapos, panoorin mo yung kanyang video, maghanap ka ng mga 3 to 5 minutes na video, panoorin mo ng buo. Tapos, saka ka magtamsak, ganyan, tamsak. Tapos, dikit, kalimbang. Tapos, magbakas ka din, mag-comment ka. Yung bakas, yun, comment, ibig sabihin noon. Kung ano lang yung napanood mo sa palabas, yun lang yung i-comment mo, ha? Huwag kang mag-comment ng iba. Tapos, babalikan ka ni Ilocanong Kuripot. Susuklian ka niya, didikitan ka rin niya. Sandali nga, hanapin ko yung pangalan mo para madikitan kita. Kapatid na Mawings, ana, dikitan mo nga si ano, si OFW Saudi Jima Albano Vlogs. Sandali ha. OFW. Kai-start mo lang pala, no? Saudi. I-PM mo ako mamaya sa ano. Tapos may mga ano pa ka pa, may mga pang question mark ka pang ginamit. Naku, lalong mahihirapan yung maghanap sa iyo niyan. Jima Albano. O, pwede rin Jima Albano Vlogs na lang. Oo, pwede. Pwede yun, ga. Jima. Jima Albano Vlogs daw. O, yan. Sundin mo yung ano. Sundin mo yung advice ni Ilocanong Kuripot sa'yo. Eh? Ang dami mo na palang ano? Ang dami mo ng videos na gawa. Mayroon ka ng 15, ano, mayroon ka ng 15 subscribers. Ayan, dinikitan kita dito sa ano, ha?
Binikitan kita dito sa ano ko sa Cherylish OFW story vlog po ko. Ah, ayan na, napalitan na niya. Hala, hindi ka daw talaga. Kapatid na Ilocanong Kuripot, di ka talaga mahanap ni Melissa Kim po, kapatid. Ayan, Melissa Kim po, tingnan mo yung pagkasulat sa Ilocanong Kuripot niya, ganyan. Yung Ilocano, hindi si Ki. Ki yung gamitin mo, hindi si. Bakit ka daw kasi sa iba nakatingin, kaya di mo daw siya nakikita? How sad naman, nasa harap mo na, naghahanap ka pa ng iba. Naku, talaga naman. Melissa Kim po, sa iba ka daw kasi nakatingin, kaya hindi mo nakikita si Ilocanong Kuripot. Saudi Jima Vlogs. Ayan, hanapin mo nga sa Ilocanong Kuripot kung mahanap mo. I-ano mo siya, i-search mo sa YouTube yung pangalan niya. Si Ilocanong Kuripot. Ayan, kung paano isinulat yung Ilocanong Kuripot, ganyan mo din siya, ano, hanapin. Mamaya, tawagan kita, turuan kita step by step. Jima, tawagan kita sa messenger mamaya. Tapos i-add kita doon sa ano sa GC para maka-observe ka kung ano yung mga ginagawa ng mga tao doon. Pag-aralan mo yung mga moves nila. I-add kita ha. Sandali. Add kita. Ay naku, anong nangyayari dito? Bakit hindi ano? Ayan, nagkahanap pa na si Melissa Kim po at saka si Jima Albano. Nagkahanap pa na silang dalawa. Uy!
maganda yan ah. September 27. September 27, may grand raffle draw daw si Joanna J.M. Roquillo. Laptop daw yung ano, yung... Hello, Annabel Amilasan. Ayan, i-welcome muna natin si Annabel Amilasan. Ah. Ayan. Annabel, dikitan mo yan si Saudi Jima Vlogs. Hindi, pag mali kasi yung spelling, guys, hindi nyo talaga mahanap. Tingnan nyo mabuti yung pagka-spell ng Ilocano. Ilocanong Corifo, tingnan nyo mabuti yung spelling. Kasi pag mali yung spelling, iba talaga yung mahanap nyo pag mali yung spelling. Tingnan niyo yung spelling ng pangalan niya. Pareho ba? Uy, Ilocanong Corifo, pareho daw yung spelling. Ano ba yan? Bakit di ka mahanap? Kabit. Kabit talaga. Ay, grabe. May buhok daw pero walang mukha. Grabe. Ay, naku. Nakakatuwa talaga kayo. Ano, parang naghahanapan kayo ng ano. Ilocanong Corifot, ikaw na lang kasi yung mag-ano. Ah, nakita ka na daw niya. At saka yung ano, yung profile picture dyan, oh. Tingnan nyo. Para hindi kayo maano, hindi kayo mawala. Yung profile picture, tingnan. Bakit hindi ito matawagan? O yan daw yung walang mukha ni Lisa Kimpo. Ayan, Ajima Albano daw. Huwag ka na daw, huwag mo na daw siyang hanapin. Nasa bahay mo na daw si Ilocanong Corifot. Magbabakas siya, tapos suklian mo na lang siya. Pero huwag mo munang suklian ka agad-agad, ha? Jima, huwag mo munang suklian ka agad. Maya-maya na. Hi, thank you, Jen Vlog 06, sa iyong tamsak at pashipa. Ay, naku. Talaga naman. Aalis pa ako eh, maya-maya. May nagkakatuwaan pa kasi dito eh. Sige, mag-enjoy muna kayo dyan, guys. Kumahanap tong ano. Hindi naman sumasagot ito. Ay, pupunta kami mamaya, Mawings Lexter. Pupunta kami para makatanggap kami ng free WH. Oy, tapos na yung ano, tapos na yung topic kanina. Kung gusto mo mag-replay ka, Mawings Lexter. Tapos na yung topic kanina, yung about sa residence dito sa Japan. I-replay mo mamaya. Tinuro ko na lahat doon kung ano yung pwedeng gawin kung gusto mag-tourist. Ano yung mga requirements pag nag-tourist ka? Ano yung mga pwedeng gawin kung gusto mong maging ano? Gusto mong maging residente dito? Ah!
Ayaw mong mag-replay, bahala ka. Hindi pwedeng pabalik-balik yung content, no? Iba na naman yung content bukas, oy. Bawal yung balik-balik. Ay, gusto mo talaga akong masipa ni Lolo, no? Ayan, dyan-dyan, Binias. Kahapon nga ate, may sumagot na dalawa sa akin. Ang sinabi, makasama sa ma after 2 days, kahon lang sumagot. Bawas agad dalawa. Ayaw ko nang mag-ano next week, oy, ng tungkol dyan. Kasalanan mo yan, bakit ka late? Kaya mag-replay ka. Sana all nasa Japan. Sige, matulog ka muna dyan, Ilocano Koripot. Matulog ka. Thank you so much, ha. Thank you so much sa inyong pagdating, guys. Diba? Ala, Melissa Kim po, wag lang yung harang yung tapusin mo, ha. Manood ka talaga doon sa palabas. Wag lang yung harang. Kasi pag yung harang lang yung tinapos mo, tapos yung palabas, di mo na napanood. Nako, malalaglag yun. Ay, di ka ba late? Tulog ka pa? Ah, okay. Kaya nga, replay ka na lang. Kahit naman nakapikit ka, tapos pakinggan mo lang yung pinag-uusapan namin, okay na yun. Kapatid na Mawings, okay na yon. Kahit nakapikit ka, pakinggan mo lang. Tapos abangan mo next week pasabog ko next week. Mayroon akong pasabog next week. Kaya wag kang matulog talaga. Kapatid na Mawings, huwag ka talagang matulog next week. Kasi may pasabog ako next week. O di, i-share mo sa amin mamaya sa LS mo, ha? Kung ano yung napag-usapan nyo kagabi. Yun dapat yung topic natin mamaya sa LS mo. De, bukas mo siya, bukas, pwede namang bukas, Junjun Binias. Bukas mo sila balikan. Yan ba yung topic natin mamaya, kapatid na Mawings? Sa ano mo, sa LS mo, yan yung topic natin. Dapat medyo ano naman, medyo early naman, wag yung masyadong late. Pwede ba 6 o'clock yung LS mo? Kapatid na Mawings, pwede ba 6 o'clock yung LS mo mamaya? Tapos yun ang topic natin, ha? Kapatid na Mawings, Melissa Kim po, Melissa Kim po at saka Jima. Sana yun silang dalawa. Ay, punta kayo mamaya sa ano yun, 5 p.m. Pinas time. Nung oras na ba? 5 p.m. Pinas time. Anong paano na yun? Hindi, mamaya, punta kayo sa, dikitan mo muna yan si Mawings Lexter, Gima Vlogs. Dikitan mo yan si Mawings Lexter para makapunta ka mamaya sa LS niya.
Dan ka na Ilocanong Kuripot. Nag-ano ka? Nagbakas ka ba sa kanya? Mukhang Dan na din naman siya sa'yo. Mukhang na-add ka na niya. Tingnan ko nga kung may nadagdag dito sa bahay mo. Sandali ha. Titingnan ko kung may nadagdag sa bahay mo. Dikitan mo rin yan si Mawings. Anuhin mo? Hindi, mag-comment ka ba? Comment. Nag-comment ka na doon. Ah, okay, okay. Very good. Ayan si Mawings Lexter. O, dikitan mo yan para makapunta ka mamaya sa LS niya. Halagang ay ga. Hindi ka na searchable diyan sa pangalan mo Saudi Jima Vlog. Hindi ka na mahahanap. Mas maganda pa yung isa kanina, yung Jima Albano Vlogs. Hindi ka na searchable dyan sa pangalan mo. Wala na, hindi na kita mahanap. Saudi G. Oh, hindi ka na mahanap. Kaya lang kapatid na Mawings, hindi nga siya mahanap sa Saudi Jima. Yung kanina, mabuti pa yung kanina, yung Jima Albano, mahahanap pa siya. Ngayon, hindi na siya mahanap sa Saudi. Hindi na mahanap sa Saudi. Saudi. O wala na, hindi ka na mahanap. Hindi nga siya mahanap, hindi na siya searchable. Si Saudi Jima Vlogs, hindi na siya searchable. Mahawa. Ah, nahanap mo, Mawings? Oh, yan
siya, 19. Ay, at least ga, Jima. Nanay yung banana mo, 19 ka na. Hindi, hindi, nahanap ka daw. Ako lang yung hindi nakahanap sa'yo. Pero nahanap ka. Nahanap ka ni Mawing Slickster. 19 na daw yung banana mo. Kanina kasi 15. Ibig sabihin, may apat na nadagdag ngayon. Maganda ba yung house, Melissa Kimpo? Basta mag-ano kayo guys, magbakas kayo guys ha, para mabalikan kayo ng dinikitan nyo ha. Ala, hindi ka mahanap ni Annabelle Amilasan oh, pero nahanap ka ni Mawing Slickster. Si Annabelle Amilasan, hindi kanya mahanap. Pero nahanap ka ni Mawing Slickster. Ninety days daw bago ka mahanap? Hala? Totoo ba yan? Naku, katakot naman yan. Ayan. O sige, magstay ka na dyan sa Jima Albano Vlogs. Tapos, pag gusto mong makita yung Saudi OFW, pag gumawa ka ng video, ilagay mo sa title yung OFW Saudi para at least ma-identify ka pa rin na OFW ka. Pero sa title na, huwag dyan sa pangalan mo. Huwag mo na idugtong dyan sa pangalan mo. Mas maganda nga yung Jima Albano. Mas maganda yung Jima Albano. Huwag mo nang palitan yan. Okay na yan ga, huwag mo nang palitan yan si Jima Albano Vlogs. Tama na yan. Ano yung Junjun Binyas na ML? Ano yung ML na sinasabi mo?
Na ako'y nakita din sa ano ba, may nabasa ako dito sa FB. Ano daw, ano to sinasabi niya, drop your couple photo challenge. Drop your couple photo challenge. Sa unang panahon nga nagdilaab pa ang inyong gugma unya karon sumol na. Ay nako, panalo. Basta no retreat, no surrender tayo ha mga kapatid. No retreat, no surrender. Guys, Melissa Kim po at saka ano, Gima Albano Vlogs at saka Junjun Vinias, Anabel Amilasan. Ayan. Panoorin ninyo yung LS kahapon. Marami kayong matututunan doon. I-replay nyo lang. Tapos pakinggan ninyo yung pinag-uusapan namin kahapon. Yung LS ko kahapon, guys. Kasi yung pagiging ano natin, yung nandito tayo sa ano sa YouTube, hindi lang to ganito na maghahanap lang tayo ng nawawalang saging. May purpose si YouTube kung bakit tayo nandito. Kaya yun yung ano, pakinggan ninyo yun. Kahit nagtatrabaho kayo, pwede namang i-play nyo lang, tapos ano, pakinggan nyo. Kasi mga ano yun eh, mga tips or mga kaalaman ba tungkol sa YouTube. Naglalaba kayo or nagwawalis, naghuhugas ng plato. Pwede nyong pakinggan yun. Oo, give and take. Melissa, anuhin mo, panoorin mo yung LS ko kahapon. Marami kang matututunan doon. At saka, Gemma. Ayan. Yung mga wala dito kahapon, marami kayong matututunan doon sa LS kahapon. Kasi, tungkol yon sa YouTube. Lahat, yung pinag-uusapan kahapon. Oo, after work, sige. After work, panoorin nyo. Kasi tayo dito sa YouTube, hindi lang naman ito yung gagawin natin, yung maghahanap ng saging, ganyan. Hindi lang ito yon. Marami pang iba. Kaya, yon, nandoon yon, yung kahapon na ano, kahapon na LS. Tapos bukas naman, pag-uusapan natin yung tungkol naman sa laman ng ating YT. Yung laman ng ating YT, pag-uusapan natin. Kasi, di ba may mga nababasa tayong analytics, tapos hindi natin alam kung ano ibig sabihin noon, di ba? Kaya bukas naman natin pag-uusapan yun. Yan yung topic natin bukas. At kung may mga tanong kayo, pag-uusapan natin bukas.
Turuan niyo akong maggumawa ng ano, dar vlogs ng StreamYard at saka kuan Nightbot. Yan, turuan niyo ako para kung sino yung guest na gustong umakyat sa bahay para magbigay din ng kaalaman, pwedeng-pwede, di ba? O paano, magbabay-bay na ako, guys. Ha? See you tomorrow, same time. Bukas. Ha, God bless you. Ah, yes, kaya nga panoorin mo yung ano, yung kahapon. Yung kahapon ko na ano, kasi mga tips 'yon. Kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung katotohanan dito sa YouTube. Kasi 'yun na nga ang sabi ko, hindi lang naman ito hanapan ng nawawalang saging. Tapos kung ano-ano pa yung iniisip natin. May mga ano to, may mga purpose talaga kung bakit nandito tayo sa ano sa YouTube. Kaya 'yun yung pag-uusap, 'yun yung pinag-uusapan namin kahapon pala. Tapos bukas naman kung ano yung laman ng ating YouTube studio, 'yun naman yung pag-uusapan natin. Para every time na titingnan natin yung ating YouTube studio, alam natin kung ano yung ibig sabihin noon. Halimbawa, yung mga metric, yung analytics, yung geography, yung basta kung ano yung laman ng ano natin ng ating YouTube studio, yun yung pag-uusapan natin bukas, ha? O, see you tomorrow. Ano, 11 a.m. Pinas time bukas. 11 a.m. Pinas time bukas. Yun yung start ng ano natin, ng ating LS. Kung sakaling hindi pa naka-start ng 11 a.m. exact, mga 11:30, basta ganun oras talaga siya nagsisimula. Ha? Thank you so much. Thank you so much for today. Thank you so much for coming. God bless you all. Thank you. See you tomorrow.